Ayan, may galab shoutout, sis. Agisisira tayo. Makaturuturo ka? Ayan, may galab shout out sis Anna Marie, sis Annalyn, sis Mabel. Ayan, wala pong harang. Next week magharang tayo sis. Thank you sis Mabel sa mga patamsak dyan and sis Annalyn. Ayan. Ano, babaguhin muna natin ngayon ang ano kasi maraming nag-ano sa akin guys. Gusto nilang mag-ano ng advice sa mga buhay-buhay. So, we might as well do it para makapag-share tayo at makahingi tayo ng mga opinions ng mga OFW na mga kaibigan natin kung ano yung mga advice nila sa mga buhay-buhay ng kapwa nating mga OFW. So, if things goes well sa ano na to, maybe i-ano ko na lang ito, i-ano ko sa mga ganyan, if it works. Ayan. Live Lucid Sweets, Miguel Lab, shout out po, sabi ni Sis Mabel. Ayan, nagre-ready yan sa pagpasok, Sisi. Alam mo naman, pag nagising yan, ang unang gagawin niya pag nakalive ako, magtamsak. Tapos ano na lang yan, makikinig habang nagbibihis yan, ganun. Late na yan eh. Ayan. Miguel Lab, shout out, Anna Marie. Ayan, thank you, Sis Mabel. Love, kumain na ba kayo, guys? Oh yeah, it's 9 o'clock. Alam niyo ba kagabi, 'di ba hindi ako kumain bago ako nag-ano? Alam niyo pagkatapos ko mag-LS, nanginginig ako. Nanginginig talaga ako. Thank you Sis Anna Marie. Kumusta ka Sis Anna Marie? Ang tahimik mong maghapon. Kung sa bagay busy rin ako maghapon, hindi ako gaanong nag-ano sa mga ano ko, gadgets ko, guys, kasi may ginagawa akong project. Katatapos lang, host, anong inulam natin, sis? Alam niyo, ang sarap ng ulam ko ngayon. Yung paboritong niluluto ng tatay ko, yung ano, yung manok, na native na manok. Bumili ako sa palengke talaga, yung bagong katay. Tapos, niluto ko siya sa ano, sa luya, luya lang, hanggang sa matuyo siya. With luya, luya at saka yung chicken powder. Tapos, nung matuyo na siya, I have to simmer it for very, the latest fire hanggang sa lumabas yung taba niya, yung oil niya, mantika niya. Tapos nilagyan ko siya ng patis when ano na, yung naglabas na yung ano niya, kaya ambango siya. And then nilagyan ko siya ng tubig after lumabas yung mantika niya. Nilagyan ko siya ng tubig, tapos nilagay ko yung talong at saka yung green na pepper. Ay nako, ang dami kong kinain guys, kaya ngayon inaantog ako because I'm so busog. Kaya yon. Anyway, yun, gustong humingi ng ano, ng mga advices galing sa inyo yun, mga opinions, ganon. Kaya, pero hindi ko i-ano yung pangalan niya. Kasi nga, personal yon, di ba? So, itatago natin sa pangalang, ano, kahit anong pangalan na lang. Di ba, guys? Ipapangalanan natin siya ng Sonia. Okay naman po ako, Sis Gigi. Busy ka ba ngayon, Sisi? Mukhang busy ka yata maghapon. Tahimik ka maghapon eh.
So mamaya ikikwento natin yung buhay niya. Babasahin ko yung sulat niya sa akin. Pero hindi ko siya i-mention yung totoong pangalan, yung pagkatao niya, ha. Yung ano lang niya, yung gusto lang niya magkaroon ng advices from people, from friends. After all, hindi niyo naman siya kilala. Actually, mas maganda yung ganun, yung may napagsasabihan ba na mga problema, tapos yung iba't ibang ano, advices from friends. Siyempre, iba-iba tayo ng ano, di ba, ng opinion sa buhay. Tapos, take all the positive things na makukuha mo, then leave all the negative one. Hindi naman po masyado, ganon, that means you are busy. Hindi na rin ako ng isda. Hindi ako mangingisda muna kasi nga, ano tawag doon, kung mamonetize ito, mamonetize. Kung hindi, okay lang yun. Parang ganun ba? Ginawa ko lang ito for ano, yung sa mga experiment ko. Tapos may mga kaibigan nga na nagsasuggest na gawin ko daw ito na parang channel to voice out yung mga ano, yung mga issues nila sa mga buhay, yung mga nangyayari sa buhay nila dito, yung mga ganun ba? Which is, maybe it's good in a way. Para sa ganon, yung mga viewers makakapagbigay ng mga advices. Yung mga pinagdaanan nila, yung mga ganun ba? What do you think, guys? Is it good idea or I just stick it with the ano, tips and tutorial? Kasi sa akin, is kung ano yung makakapagpasaya sa tao na makakatulong, hindi ba? Mega love shout out sa 4 million people in the house. Thank you sa mga pa-BG nyo dyan. Sis Annaline Jokno, Anna Marie, Sis Mabel, Sis Lively Sweet. Ayan, mega love shout out kapatid Hi Guys TV. Hello, hello, hello. Kumusta ka na kapatid? Buti ka pang dami mong upload. Ang sipag mong mag-upload, in fairness. Sana all. Hindi nga na nga ako makapag ano sa iyo. Hindi na ako makapag message sa comment section basta nanonood lang ako sa mga upload mo. Which I supposed to do that, 'di ba? Para alam mo nandoon. Pero nanonood ako sa mga kaya nga alam ko na marami kang upload eh kasi kung minsan dalawa tatlong beses kang mag-upload eh. Thank you ha sa pa-BG mo diyan, kapatid Hi Guys TV. Naantok talaga ako, nabusog ako. Mega live shout out sa 4 million people in the house. 4 million. Sinong gusto mo umakyat? Sis Annaline, gusto mo umakyat? Kanta-kanta muna bago natin ano pag-usapan yung issue ng ating kaibigan. Ayan yung hagdan. Yung mga gustong umakya. Hagdan is there. Thank you, Christian. Biga-biga love shout out. Ayan, ang daming nakapasok na ninja. Okay lang, Sisi. Kasi gusto ko lang maipon ito para ano may ma-play. Para sa WS. Pero babalik ako sa kabila next week. For ano, para ano. Anna Marie, nakakahiya po, haha. Akit ka lang naman, Sisi. Wala namang problema, wala namang tao. Tayong tatlo lang. Si Anna Marie, ikaw at saka si Christian lang. Apat lang tayo. Ayan, oh, apat lang nakaano dyan. Ikaw, si Christian, tapos si Anna Marie, oh. Apat lang. Tapos yung kapatid ko, yan, apat lang kayong naka-BJ. Halika na, akyat na, bilis. Kanta ka muna bago nag-aantay tayo ng madlang people. Naririnig niyo ba ako, guys?
Ah, oo. Ay, dito pala. Halika na, sisi. Kumanta ka muna. Hindi nga po makapalipad. Makalipad si Ana Marie. Wala tamsak again host. Huh? Tamsak again. Thank you, sis. Mabil TV. Di ba nakailis si Assis Misty ngayon? Punta ka muna doon, sis. Hindi nga po makalipad si Ana Marie. Wala pong dollar sign. Ano na lang, sisi? Next week na lang. Huwag ka nang magpalipad, sisi. Kasi sabi ko nga, ano naman doon, 30% kukunin din naman ni Lulu. Nag-i-encourage lang akong magpamember yung mga taong nangangailangan ng WH para sa gano'n matulungan ko sila ng WH. Parang ano na rin. Kasi nga, actually, yung mga iba, ang offer lang nila, pagka nagpa-member ka sa kanila, mga ano lang, yung pinakalo nila is 10 WH for the whole month. Tamsak again, host. Pero sa akin kasi, tumutulong din lamang naman ako. Kaya yung mga members ko na non-monetize, tinutulungan ko talaga sila. Mega love share at Sis Anita Arms TV! Na-miss kita, sisi! Ganda naman talaga ng boses, sana all. Sino sis? Ito, BG ko sa'yo, host. Yung isa kay Ate Misty. Ah, sige, thank you sis. Thank you sa pa-BG. Thank you sis. Thank you sa BG dyan. Make love shout out sa 9 million people in the house. Antay-antay muna tayo, guys. Sinong gustong umakyat at kumanta? Kasi wala tayong ano eh, hindi katulad tayo ng mga iba dyan na maraming, magaganda ang boses, plus, ano, tawag doon? Maganda yung boses nila, tapos mayroon pa silang V8. V8. Ako, mayroon ako V2. B2, B2. Inaantok talaga ako, guys, because nabusog ako. Thank you, Sis Anita. Kumusta ka na, sisi? Oo nga pala, malapit nang magkatapusan ng buwan. Mag-play ako sa inyo ni Kuya, ano, Kuya Gilbert. Bukas mag-play ako sa inyo. Magpaharang ako, I mean. Hindi mag-play. Magpaharang lang ako sa inyo. Para ano, kahit hindi kayo mag-ILS, at least nadadagdagan yung ano. Upload na lang. Ano ba ngayon? Friday. Kailangan may upload ako sa ano? May upload ako sa Sunday. Ano kayang i-upload ko? Thank you, Sis Anita. Out of control, I'm just another fool. Let you meet in the Sige na, akyat na kayo guys. Sinong gusto mo makyat? Ano ba ngayon? Ay, Friday, nag-ano si ano, si kapatid Reco. Just another woman.
Just another woman in love. Get us cool. They're out of control and just another fool. Tananana pa lang po yan. Ang ganda na. Sana all madandanang. Binola mo pa ako, Sisi. Alam ko naman hindi maganda yung boses ko eh. Ay nako, kahit ano pang sabihin mo, sis. Parang nagbabasa nga lang eh. Nababaliw ka na lang talaga, Sisi. Alam nyo, ano yung kwento ng ano? Magkwento tayo. Galing mo pala kumanta ho. Hindi nga sisi eh. Sana nga gusto kong magaling kumanta sisi, pero talagang hindi. Inaantok kasi ako, tapos wala naman. Gusto nyo umakyat? Sige na, akyat na kayo guys, para hindi ako inaantok dito. Nag-play-play ako. Sino pa ba yung mga ipiniplay ko dito? O nga pala, sis Annalyn, yung donation mo kay, ano, kay Lively Sweet, hindi ako ang nag-play. Si sis Jacob's Adventure, siya ang kumuha noon. Tapos ang kinuha niya is si Lilybeth at saka si Lively Sweet. Tapos ako na yung nag-play ng, ano, the rest. Di ba, sis Mabil, ganda ng boss, sis? Ay, naku, huwag niyo akong utuing dalawa. Kung malapit lang kayo, iwan ko lang. Sabi ko sa inyo, bibigyan na nga ako ng pang-shopping ng mag-ama ko para lang ako lumayas dito pag kumakanta ako eh. Oo. Pinapalayas ako. Di ba sis? Mega live shout out sa 6 million people in the house. Anong mapag-uusapan natin guys? Mag ano kayo? Sis Annalyn, anong makain na ano pag-uusapan natin? Mag ano na lang tayo ng mga pagkain kasi doon tayo magaling eh. Namiss ko na rin si ano. Akyat ka na sis. Akyat kayong dalawa. Sige na, nandyan yung ano, nandyan yung hagdanan. Bilis, akyat kayong dalawa para may kasama ako dito guys. Sige na. Anong nangyari? Thank you, Sis Anita. Kamusta po si Sis Chibi? Hindi ko alam, sis. Busy nga siya, di ba? Ay, ganito pala ito. Ganito. Sige na, akyat na kayo, guys. Ayan. Bababa ko ulit yung hagdan para maka-akyat kayo. Sis Mabel and Sis Annalyn, halina kayo. Para mas masaya. Pintuhan lang tayo. Eh, anong nangyari? Invite. Ayan na. Wala po akong cam. Ay naku, alam ko may cam ka. Ayaw mo lang magpakita. Pero okay lang. Sige na. Kaya lang kasi hindi ka makita dito sa ano eh. Pagka ano. Halika na kahit na wala kang cam. Alam ko may cam ka kasi pag phone ang ginagamit mo, lahat ng phone may cam. Kaya pwede ba sis Annalyn? Sige na, halika na. Akyat ka na. Ayan o yung hagdanan with the red carpet. Para may kasama ako dito. Sis Mabel, halika na. Akyat ka na rin. May anim tayo dyan. Si Sis Anita, Sis Lively Sweet, si Anna Marie, Annalyn, at saka Sis Mabel. Ayan.
Antok talaga ako. Sige na, sis Annalyn, pasok ka na dito. Wala po akong kama. Halika na kahit na si Sim, mag-akit ka na lang. Para ano, kinto-kintuhan lang tayo. Wala namang tao dito o tayo lang lima. Maraming nakalive nga noon Friday night eh. Ah, okay. Halika na sis, akit na. Wait, anong nangyari? Wait ah, wait sisi. Wait, wait, wait. Ano kayang nangyari dito? Bakit? Ayan! Nakapasok na ako, Rose. Ayan! Welcome, welcome, Sisi. Ayan. Thank you for ano, for joining me. Thank you, Sisi. Shout out po sa lahat. Ayan. Sisis Annalyn to. Sisis Annalyn ba to? Or Sis Mabel? Sis Mabel to, di ba? Yung isa yung ibinigay ko kay Ate Misty. Bakit wala kang cam? Lumabas ka dyan. Bakit wala akong ano? Yun na nga eh. Hindi ka naka ano sa cam. Hindi nasa ka baba lang ako. Hindi ka, naka ano ka na oh. Wait lang, check ko host. Wait lang. Ayan, naka ano na kayo? Ayan, naka ano na kayo? Wala. Ayan, naka ano na kayo? Ayan o, oh, 2 users in the stream with audio only, sabi niya. Wala kayong camera. Bakit ganon? Pero yung iba sis, ano, tulad nila sis Dina, di ba? Puro kami walang mukha. Yun na nga.
Ayan, o, naka-add kayo sa stream. Sabi niya dito, two users are in the stream with audio only. Sabi niya, wala kayong daw camera. Kaya nga, kahit din sa monitoring kong isa, wala talaga. Bakit kaya? Ayan, o. Tapos wala kayong ano, bakit kaya hindi ko kayo ma-add dito sa ano ko, sa dito sa tabi ko, kahit na ano? Bakit kaya? Computer ba? Computer gamit mo. Oo, sisi. Bakit gano'n? Nasa likod lang kami. Yun na nga eh. Yung bakit wala kayong, bakit sabi niya audio lang, wala kayong camera? Invisible. Yun na nga. Pero yung mga iba na umakyat dito, nakakaakyat naman sila. Hindi ko alam kung for some reason, hindi kayo makaakyat dito sa tabi ko. Wait lang. Okay naman sa akin. Hindi ko alam, sisi, kung bakit. Ayan, o, yung microphone lang, anan dito sa inyo. Ayan, mega love, shout out, kapatid Garzy. Hello, hello, hello. Welcome sa bahay natin. Tanggalin ko nga ito. Ayan, o, wala. Tinoy Channel! Ayan, Tamsak Kalimbang host from Elkat. Ayan, Miguel Abshar, and thank you for sa padikit. Magbakas lang po kayo dyan para mabalikan ko po kayo, ha, kapatid Tinoy Channel. And welcome, welcome sa bahay natin. Sandali, kasi umay umakyat, pero hindi ko sila maipaso. Wait lang ha, sandali. Sandali kasi umay-umakyat pero hindi ko sila makita. Kita para ano? Ay, may jacket. May jacket. Bakit may jacket? Wait lang ha. Ayan, may jacket na po kayo. Pwede kayong magbaba ng bahay. Miguel of Shout Out po, Sir Tino, Tindoy, sabi ni Sis Mabel, ayan. Bakit kaya hindi kayo makaakyat? Ayan, o, naka-add kayo sa stream ko, pero hindi kayo maka... Mega love, shout out, sis. Elka, tapos ka na ba, sisi? Thank you so much, sis. Hello sa'yo, Mabel Channel, sabi ni kapatid Tindoy Channel. Elka here. Ayan, thank you, sis Elka. Sinsya na hindi na ako nagpaalam, sisi, ha? Alam mo naman pag nagsisit up ako. Bakit kaya hindi ko kayo mapakyat dito sa taas? Ayan, o, nandyan lang kayo sa likuran ko. Yung mga gustong ano, guys. Dana, ayan. Thank you, sisi. Thank you, sisi. Kumain ka muna, sis. Bahinga ka muna dyan. Para ano naman. Nakakapagod kaya ang ano, guys. Mag-LS. Thank you po. Magbaba muna kayo ng bahay, Sir Tindoy Channel.
Sana si Sis El, ay, Sis El, Sis, ano, ayan, o nandyan siya. Ako to, Sis. Having you near me. Thank you po. Magbaba po kayo ng bahay niyo kung gusto niyo. May grab share out sa 8 million people in the house. Ayan, magbaba kayo ng inyong mga house and lot, guys. Marami kasing naka-ilis ngayon, sa totoo lang. Friday night kasi. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Elcat. Ayan yung mga bago dyan. Pero galing ka kay ano, Sis Elcat, kapatid Tindoy Channel. Salamat po. Alam niyo, hirap palang mabusog, nakakaantok. Mega live shout out sa 8 million people na nakabigil lang, walang movement. Walang movement. Ayan, thank you kapatid Tindoy Channel. Thank you, Sis Anita. Ayan, mega love shout out Sis Catherine Vega. Alam mo, Sisi, akala ko monetize ka na. Hindi pa pala. Ang laki-laki na ng bahay mo. Anong nangyari? All along, I thought you've been monetized, Sisi. Hello, Sis Catherine. Ayan, mega love shout out sa lahat. Bakit hindi pa, Sisi? Bakit hindi pa ba kompleto yung ano mo? Yung tawag doon, WH mo, kasi ang laki na ng bahay mo. Hello, mama, ha-ha-ha, Dan, tusok, sisi ko. Thank you, sisi, work mode. Sige lang, sisi, thank you so much. Naka-play ka pa rin hanggang ngayon sa isa, kasi nag-play ako kay, ano, kay kapatid, tawag doon, kapatid Jacobs, tapos pilini ko ngayong mga nanalo kagabi. So now, ikaw ang pinakalas kasi, nag-play ako sa'yo nung kahapon ba yun, or the day before? Kaya kanina lang kita play ni Sisi. Pero hindi ako ganong mag-play-play sa inyo as monetized channel kasi nakakatakot, guys. Okay? Pero gagawin ko lang yung magpapaharang lang ako sa inyo. Pero sa mga LS nyo, hindi ako mag-play-play as of now. May grab shout out to all, sabi ni Sis Leia Jan Jess. Hindi pa po. Anong nangyaro, Sisi? Pero buo na yung ano mo? Ba't di ka nagsasabi sa akin, all along kasi alam ko monetize na kayo kasi alam ko marami kayo doon sa ano, sa barangay. Annalyn, hi! Sabi ni Sis Leia. Catherine, hello to you, Sisi. Mabel, musta? Sabi ni Sis Leia. Anita, silo po din sa iyo. Sabi ni Sis Leia. Oo, Sis. Ayan, nabati niya lahat. Good morning sa iyo dyan, Sis Leia.
Ayan, malapit na pala si Sis Catherine, nabuo na niya siguro to. Dapat nga, kasi ang laki-laki na ng bahay mo. I was quite surprised nung pumunta ako minsan sa'yo, yung late, ano, yung morning na. Wala pang harang. Tapos, I was just thinking, kasi kung minsan, there is na mga LS na walang harang, guys, is because walang available na ads na mapasok sa inyo. So, huwag kayong magtaka if kung pumapasok kayo sa mga LS at walang ano, mga ads, kasi there's no available ads na mapapasok sa inyo, sa mga advertisers. Palitan po layout mo, ma'am. Bakit? Bakit, Sisi? Makaturturo ka. Ag-close ka, Sturmon, Garudan. Kaya nga eh. Ah, nandiyan si. Ayan, nandiyan pala si Manang ko. Sorry, Manang, hindi kita nakita. Miguel of Sharaos, Tamsakdan. Thank you, Manang, Emmy. Miguel of shout out, sis, lovely Amy. Sabi ni sis Mabel. Ah, palitan mo po layout mo, ma'am. Bakit, sisi? Anong layout? What do you mean by that? Why? What is wrong with my layout? Peace, Il. Ayan, thank you, sis Elka. Sis Catherine. Di makita sila, sis Annalyn. Oo nga, sis, hindi ko nga alam kung anong mangyari dito kasi naka-add sila sa screen, but I cannot allow them inside. I don't know for some reason, but I allowed them already. Anong gagawin ko dito? Pero yung mga ibang umakyat, nakaka-akyat naman sila, pero kung si sis Annalyn, hindi siya makapagpakita dito. Anong dapat kong gawin? Sis Catherine. Ayan, may jacket ka na, Sis L. Hello, Sis Mabel TV. Sabi ni Manang ko na lovely Amy. Elkat, hi. Sabi ni Sis Leia. Ayan. Anong gagawin ko, Sis Catherine? What to do? Kasi I allowed him already, but dikit na host. Dalawa kami dito. Thank you, Sisi. Thank you, Sis Elkat, sa pagdikit. Anong dapat kong gawin? Kasi hindi naman sila makaakyat dito, oh. I already accepted them, okay? Add stream. So, what do I have to do? Ayan, oh, ako. Naka-add na sila dito. Ayan, nagbaba na ng bahay si kapatid nating Garzy. Dikitan na yung mga hindi pa nakadikit. Thank you, kapatid Dindoy Channel. Guapo! Ayan, nagbaba na siya ng bahay. Nagbibiji-biji lang ako kay Sis Ilkat na dalawang ano rin yung pumasok. May ano, na pumasok doon kanina si Gigi Floor at saka si Gigi the Great. Ayan. Nakikinig lang po. Kapatid Garcia, nasaan ka ba? Which part of ano? Nasa Europe ka ba? Sis Gigi. Guys, I'm doing a friend na nanghihingi siya ng advice, but I will not mention the real name kasi ano, itatago ko siya pangalang Sonia. Okay? Gagawin muna nating ano to, parang itong channel ko is halo-halo muna, guys, ah, itong channel na ito. Kasi nagsuggest yung kaibigan ko na gusto daw niyang manghingi ng advice. Kaya sabi ko, hindi naman ako magaling sa mga ganyan. Therefore, sabi ko, what I can do is, since nagla-live streaming ako, I will tell you guys this story. Tapos, you can write down yung mga advice and then siguro mag-reply na lang siya. Isisin ko na lang sa kanya yung mga ano, dapat niyang i-reply as an advice. Yung mga ganun ba? Or screenshot ko sa ano, kung ano yung mga advice niyo. Kasi ganito yan, guys. She was been here for, I think, 6 years. Okay, yung buhay niya is 6 years na siya dito. Ngayon, may dalawa siyang anak. Everything is good naman sa family niya. Vina po. Ah, okay. Nako, ang lamig dyan. Sabi ganun. Anyway, thank you, Kapatid Garcia. So, ang ano niya ngayon is may dalawa siyang anak. Mga ano na sila siguro. Mga
mga teenagers na yung mga anak niya, dalawang babae. Tapos, ang problema niya is ganito guys, kasi hindi siya nakauwi ng 4 years. Pero 6 years na siya dito. Yung first contract niya, nakauwi pa siya. So she haven't been on for 4 years. Tapos, ang ano nito guys, di ba nag-abroad tayo for our family, di ba? Nagsasacrifice tayo dito sa ibang bansa, lahat ipinapapadala natin dahil love na love natin ang family natin. So, kahit na hindi na tayo kumakain dito, yung sacrifice talaga, yung parang kawawang-kawawa yung buhay ng mga Pilipina dito. Tapos yung mga buhay sa Pilipinas ng mga pamilya na pinapadalhan, parang nagbubuhay mayaman sila. Na di don't realize yung mga yung pamilya nila dito is nagsasacrifice na hindi na kumakain. At isa yun sa kaibigan ko. Lahat yung buong sweldo niya pinapadala niya sa pamilya niya. To the extent na yung tawag yun, kung ano na lang, yung ano niya, yung makain niya, kung may magbigay sa kanya sa mga friend niya, yun na lang, tapos tipid na tipid siya, tapos pagkalalabas siya, nilalakad na lang niya para sayang yung pamasahe. So, kailangan niya maglakad for 45 minutes to 1 hour para lang makarating siya sa nearby town. Ganon ang sakripisyo na niya, guys. Di ba? Tinola, ay, ang sarap. Close your store, bahosa. So, ang ano niya ngayon, guys, is all along, she was thinking na nasisib lahat yung pera na ipinapadala niya. According to asawa niya, nagsisib daw siya. Tapos nagkaroon ng emergency yung anak niya. Hindi nila madala sa hospital is because wala siyang pera. So, sabi ng asawa niya, sige, ilabas mo yung perang ano na inuipon mo na ipinapadala ko. Yung pala nalustay ng asawa. Lahat-lahat ng pera, wala palang ipon. Kaya umiiyak siya. Umiiyak siya na yung parang naawa ako sa kanya guys, yung kalagayan ba niya na lahat sinasakripisyo niya. Tapos all along, may saving siya doon. Kung alam ko lang, sabi niya. Tapos ang ano niya na ngayon, wala palang silbi yung asawa ko, sabi niya. Yung 4 na taon na pinaghirapan ko, wala akong nakita, sabi niya ganon. Nananaginip po ako, nasa Pilipinas na daw ako, hingi po ako ng advice kung ako ay gigising na o tuloy lang, matulog, joke lang. Natawa ako sa iyo, kapatid Emweng. Nakakarelate ako. Yun nga manang eh. So, kaya nga, gusto kong ano itong ano na to, kasi marami talaga makakarelate. And yung sa mga advices, I need people na magsasabi kung ano. Kasi sa akin, kung minsan very emotional ako na nakapagsasabi ako ng mga bagay na hindi dapat i-advise sa mga tao. Therefore, sabi ko nga, mas okay siguro, gagawin ko itong ano na to, na yung sa mga sa inyo, dahil makakarelate kayo, magbibigay kayo ng mga advice based sa mga experiences nyo, di ba? So, yun ang ano, ano ba yung book ko? Sabi niya, hiwalayan na daw niya yung asawa niya. Yun ang sabi niya sa akin. Hinahamon na niya yung asawa niya. Pero ang ano ko lang sa kanya, sabi ko, you have to sit back and think. Una sa lahat, sabi kong ganun, kailangan alamin mo kung saan napunta yung pera. Huwag kang basta-basta magdi-decision na ganyan na lang. Kasi sabi ko, ano ba ang rason bakit nandito ka? Ano ba ang rason kung bakit nag-upload ka? Is diba yung for the sake of our family, di ba? So kung hihiwalayan mo yung asawa mo, magkawatak-watak kayo. Lalaki yung mga anak mo na wala silang tatay, di ba? Tapos sabi niya sa akin, dahil siguro sa galit niya, masasabi mo lang yan dahil wala ka sa kalagayan ko. Yun ang sabi niya sa akin. Okay, naintindihan kita. Alam ko, sabi ko sa kanya, dahil mainit ang ulo mo, dahil nga all along, which is I understand, di ba? So, ang ano ko lang, kailangan, sabi kong ganon, i-weigh mo muna. Kasi sabi ko, ang pera, napapalitan. Alam ko na sayang yung 4 na taon mong pinaghirapan. Alam ko yung sakripisyo mo dahil nakikita kita. However, sabi ko, napag-uusapan naman yan, di ba? Kung ano man yung nangyari, kailangan kasi pag-usapan nyo yan, alamin mo kung saan napunta yung pera. Tapos sabi niya, pinambabae niya, sabi niya sa akin. Sabi ko,
Well, sabi ko sa kanya, mahirap nga yan dahil may third party. Ang tanong, sabi ko, pinabayaan niya ba yung mga anak, yung dalawang anak mo? Napabayaan ba? Kung napabayaan yung dalawang anak mo, then you have every right na magalit. Now, kung hindi naman, na naibibigay naman lahat yung mga ano ng mga bata, sabi kong ganun, kasi nasa malayo ka, it's part of ano, sabi ko sa kanya. Kaya, kailangan i-consider mo pa rin kung ano man yun, pag-usapan nyo muna mabuti. Host out na po ako kasi madaling araw na po, biyahe punta Batangas. O sige, kapatid Tindoy, maraming salamat po. Ingat po kayo sa biyahe. Babalikan ko na lang po, pati yung ano ko, yung isa ko pa, ibabalik ko po sa inyo, okay? Thank you so much. Ala, imweng how? Tapos, bye-bye po Ma'am Elka TV. OMG, talagang kawawa naman siya. Di ba, Manang? Ay, alam mo, talagang manggagalaiti ka sa galit. Gusto mong magalit talaga. But then I have to sit back kasi nga, if a person asks an advice, hindi yung lalo mo pang gagatungan para magkaroon ng problema, di ba? You have to sit back kasi wala ka sa sitwasyon. And then you have to weigh kung gaano ba ka ano yon. Kasi di ba, ang priority natin is our family. So we have to do everything for our family, di ba? Now, kaya nga tayo nagpunta dito kasi para sa family natin. Tapos ihiwalayan mo yung asawa mo, magkawatak-watak kayo, yung anak mo, lalaki na walang ama. Yung parang ganun ba? So you have to consider all those things, di ba? Nakakaluka po si Gigi, napakatagal naman bago niya malaman na niloko siya ng asawa niya. I will answer that later, Sisi. Close mo store na, sleep ka muna. Naku po, ang pira po napapalitan. Kinikita pero ang tiwala, hindi po. Yun, may babalik. Yun, ha ha ha. Medyo love shout out. Banana Q, Sisi. Patamsak naman, Sis Gigi, paksiw. O sige, sige, Sisi. Baba mo yung paksiw. Ay, yung ano mo. Bebe, score vlog, tamsak dan. Ayan, mega love share. Atan, thank you. Ayan, may mga ano na kayo guys. Sige, pasensya na kayo kasi ano ako, I got carried out. Ayan, patamsak muna si Banana Q guys. Nandyan yung ano niya, please. Ayan. Sige, Banana Q, patamsakan natin yan. May point ka ho, hindi hiwalayan ang sagot sa mga problema. Yes, ayan. Di the gags, hype. Po, tamsak. Ayan, maraming salamat po. And thank you so much sa mga patamsak dyan. Ayan, baba lang po kayo ng mga bahay nyo. Magdikitan kayo habang ako'y nagkwikwento. Papalitan na po title ng video. Isumbong mo kay Gigi. Ito na ang papalit kay Tofu. Hindi po kasi nga, nanghingi po siya ng advice sa akin, which is I cannot really because I am not professional in giving advice. However, I always weigh consequences. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit tayo nag-abroad, diba? So because of the love of our family, kaya nag-sacrifice tayong umalis, ginawa mo lahat, tapos basta-basta na lang na mag-give up ka ng ganun. Kaya nga sabi ko sa kanya, kuminsan kasi ang mga lalaki, kailangan nila yan, lalo na pag nasa abroad yung mga asawa. Kung hindi niya binuntis yung babae, wala namang ano, yung pera lang, palitan na lang yan, mapapalitan. Pabayaan mo na yung four years na pinaghirapan mo. Nagalit siya sa akin. Sabi niya, nasasabi mo lang yan dahil maganda ang buhay mo, wala kang problema. Sabi ko, galing din ako sa mga problema, though it's not the same as yours. Bagong friend po, the gags, mega washing out po sa lahat. Ayan, galing po kay Ate Bel. Ayan, maraming salamat, kapatid the dagas. And mayroon na po kayong jacket. Host, taga saan po kayo dahil naririnig ko nag-Ilocano kayo? Taga Pangasinan ako, kapatid Garzy. Ayan. Meron na po kayong jacket. Nag-jacket po ako, kapatid. Di Dagags. Ayan, napatawa ako naman kay kapatid Imwinghaw. Bakit kayo hindi maka-jacket? Ayan, oh, may jacket na. Pero mamaya pa siguro. Ayan. So, host, magkapit bahay tayo. Taga saan ka? Papromote po, pwede. Yes po. Magbabalang po kayo ng mga bahay nyo. Patamsak naman kay ano guys, si Puji Q. Ayan, ipin muna natin siya.
Ayan, yung nakapin patamsak naman guys, yung ano niya, do an against the tamsak. So pero naghingi sila ng ano, tulong. So tulungan natin na magtamsak guys para wala naman silang masabi sa atin. Ah, bagyo. Pa-help po ako, WH na lang po. Ayan, share, baba mo yun. Dikitan mo ako, kapatid. Jade, the gags, dikitan mo ako, mag-comment ka doon sa mga video ko para makita ko yung bahay mo, din mag-play ako sa iyo later, okay? Leia Danjesco Studio, ayan. Kapatid, Jade, the gags, okay? Mag-ano ka doon para sa ganun, ano, maano ko mamaya, matbalikan kita, okay? Host taga Bagyo ako sa La Trinidad. Ah, okay, magkapitbahay nga tayo. Nadadaanan mo yung bahay namin bago ka makarating sa inyo. Pero ngayon, dahil mayroon ng ano, dyan sa ano, di ba, expressway na all the way to, I think Binalunan, di ba, yung last na ng ano ng expressway. Or mayroon na all the way to La Union. Hello, Ilocano, Garzy, ayan. Ano po main mo? Ito pa rin po yung ano ko, dalawa po yung channel ko, pero pumunta ka doon sa isa sa mga video ko para makapag-comment ka doon. Doon kita balikan, ha? Baba mo yung bahay mo dito para matikitan kanila. Baba kayo muna ng mga bahay nyo, guys. Pumunta ka sa isang video ko, doon sa mga ano ko, mga upload videos ko, mag-comment ka doon, kahit sa ano, saan ka mag-comment doon para mabalikan kita. Mega love shoutout sa mga Ilocano, sabi ni Sis Leia Janjes. Ayan. Thank you, kapatid G. Dagags. Ayan. Nakasipi po ako, host. Eh, hindi ako makababa po eh. Bakit hindi? Bakit di ka makababa? Bago ka lang ba, kapatid? Pwede kang magbaba. Tamsak tan, host. Ayan, mega love shoutout sis sa Bill Kimbo. Thank you so much, Sisi, sa pag-ano, pag-promote mo ng channel natin kay kapatid G, the Gags. Pwede ka magbaba, kapatid the Gags. Yung, yan ba yung main mo? O sige, akong magbababa kung yan ang main mo. Nasa YT Apps po ako, wala pa ako sa Chrome. Host invite ko yan, need niya, WH. O sige, sabihin mo channel name, search ko, ako magbaba. O ayan, si kapatid Dimuing daw magbababa. Main ko po ito. Ayan daw ang main niya, kapatid Dimuing. Ayan, good evening din po, kapatid Kenneth Nabales. Nag-play ako sa'yo, kapatid, pero kulang pa naman yung ano mo, kukunti naman yung ano mo, yung laman ng bahay mo pa. Ilan lang yung na-play ko sa'yo, pliniol ko yon. Dagdagan mo yon. Host LS yung napin mo. Ha? LS? Naka-LS ba? Hindi yata, hindi siya naka-LS. Ano siya? Ay, naka-live pala ito. Anyway, never mind. Some people are just... Some people are just very, ano, very disrespectful. Thank you, sis, sa pag-ano sa akin. Hindi ko naman ginagawa sa kanila yan. When it is ata host, when manang it is, pinapatamsakan. Hindi ko naman kasi tinignan. Akala ko kasi mga ano yan, yung pinapatamsakan nila. Tawag doon. Akala ko kasi premiere, kaya pinin ko na lang siya. Hindi ko naman binuksan. But it's okay. I mean, may mga tao talagang ganyan. Ginagawa kasi nila sa mga GC nila. Kaya pati sa akin, dinadamay nila ako. Hindi ko naman ginagawa sa kanila yan. D
Di lang po bagyo typhoon signal number 10 na talaga. Han Arts, ha ha ha. Ayan. Bakit nandito ako? Bahay ni The Gags. Thank you, kapatid mo. Haya, hindi ko tinamsakan kasi LS. Ay, Neighborman Manang, bayaan nyo na. May mga tao talagang ganyan, mga ano, mga walang mundo. But never mind, I'm not gonna waste my ano energy sa mga taong ganyan. Salamat po, Ate Bell. Ayan, host dito lang ako. Ha? Thank you, Sis Mabel. Kapatid mo yung how, thank you ha sa pagbaba ng bahay ni kapatid ano, G. The Gags. Palitan mo yan, sis. Oo, manang inikat ko. Ay, ato pala, nandito pa pala. Wait. Ayan, tanggalin na natin siya. BBS Core, may galap shout out. Thank you sa pagpunta, sabi ni Sis Bell. Yahoo, Tamsakdan, host virtual. Ayan, Miglab, shout out, Mark John Jimenez. Ayan, thank you so much. Pasensya ka na, Hana, ano kita kasi may ano, may taong pumasok dito na nagpatamsak ng live stream nila. Full pack dan po, nakapin. Kahit wag na lang po. Huwag nyo nang tamsakan yung nakapin kasi ano, live streaming pala yung ibinaba dito ng gagang yun. Ayan, nagbaba ng bahay si kapatid Kenneth Navales. Maglablaban na lang kayo guys, ha? Ayan. So, ano yung ma-advise nyo guys? Kasi nga, alam mo, kung anuhin mo talaga yung sakripisyo niya na hindi na siya nakain, pinapadala yung buong sweldo niya, wala siyang iniiwan para sarili niya, kahit gutom na kutom, hindi siya nakain, hindi siya nagmimerienda, yung tinitiis niya laga all along para lang she was thinking na may pera na sila doon, magkakaroon na sila ng pang-business, baka hindi na siya babalik dito after na pandemic, uuwi siya. Yung mga ganon, tapos wala pala kahit 5 doon sa mga inipo niya. Kaya iyak siya ng iyak. Analinjok no, Migalab, shout out, sis. Ayan. Kaya kuminsan ang hirap din, sa totoo lang. Yung sabi mo nga, asawa mo, it's another part of you, di ba? Yung kalahati mo, tapos ganun ang gagawin sa'yo. I mean, naintindihan ko yung nararamdaman niya, pero hindi ko pwedeng i-advise sa kanya na hiwalayan mo na siya dahil wala siyang silbi. Kasi nga, isipin mo muna yung pamilya mo, yung kabuuan ng ano ng pamilya mo, saka yung dalawang anak niyo, di ba? Kenneth Nabales, dating dikit, Dan Tamsak. Ayan, sabi ni kapatid Bibi. Is our vlog. Hello, Sis Bill, sabi ni Sis Annalyn. Buti na lang po nandyan si Sis Ilkat at nakita niya na LS pala ang nakapin. Ako po kasi hindi ko pinuntahan. Maraming salamat, guys. Okay lang yan kasi may mga tao talagang ganyan, guys. Kasi sa GC nila, because supportahan sila. Kaya kahit naka-LS, binababa nila yon at pinapatamsakan nila. But they don't realize na hindi naman lahat ng ano, kahit na pumunta ako sa kanila, it doesn't mean na magagawa nila yon sa akin kasi hindi ko yun ginagawa sa kanila. Dapat inisip nila yon na kung marunong silang rumispito sa kapwa nila tao, dapat hindi nila ginagawa yan. Kasi parang nakakaano yan eh, it's been very disrespectful yung gagawin mong
nakailis yung tao tapos magpapatay. May nangyari na sa akin yan kaya noon. Pero ano, oo, at saka alam mo, Sisi, wala nga silang ano, sa totoo lang sasabihin ko sa inyo dito, guys. Fair akong lumaban ha, guys, ah. Sasabihin ko sa harap niyo kung ano yung gusto ko at saka ayaw ko. Pero hindi ako nang-aapak ng kapwa ko. Kahit na yung tagal ko na dito na nag-iilis, wala akong... Oo, sasagasaan kita kung talagang mali yung ginagawa mo. Dan Bakas na po sa videos mo, host. Ayan, thank you, kapatid D. The Gags. Thank you so much, ha. Oo nga, Sisi. Actually, hindi totoo yung malalagasan ka or mawawalan ka ng yung papaluin ka ni Lolo. It's not true, guys. Yun nga lang kasi, it's very disrespectful kasi naka-LS ka tapos uutusan mo yung mga tao mo para magtamsak. Tapos may dikitan doon. Siyempre, makikipagdikitan na sila doon, mawawalan ka na ng tao. Diba? Ganyan na naman ang ginawa sa akin noon. Pero, fortunately, yung mga tao dito sa akin, they are always been so loyal, kaya bumabalik talaga sila. Pero, dapat mong isipin, ano ang mararamdaman mo kung ganon din ang gagawin ko sa'yo as a live streamer, as a host. Gagawin ko yan, pupunta ako sa'yo, tapos magpapatamsak ako dito sa LS ko. How would you feel? Diba? Pag-muni ka na, tapos nakatagpo ka ng kaibigan or group na mahiling magpalipad, umiwas ka doon, nanunumbat yun! Nanunumbat ba, Sisi? Kilala ko ba yun? Sabay ganun. Ganun? May ganun? Huwag ka nang magpalipad. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, hindi naman sa ano ako, guys, ahahaha, ganun ba? Lilipat ang tao doon sa kanya, nang aagaw yun ng audience. Oo, bastos sila yung mga ganong klaseng tao, guys. They are so bastos. Patay tayo dyan, Bill Kimbo. Sa totoo lang, guys, kaya nga, hindi naman sa pag-aano, I'm grateful na yung mga tao dito sa akin talaga, may mga loyalty sila. Nagpapasalamat talaga ako na kahit kukunti lang yung mga kaibigan ko dito, talagang alam kong kaibigan ko, di ba? Kaya nga mas gusto ko yung magsalita ako ng harap-harapan kaysa yung magpapakabait ako sa harap nyo tapos sa likod nyo magsasalita ako ng against sa inyo. Sa lahat ng ayaw ko yung ganun. Ayan, Bicola ng matatag, Sisi. Hindi ako nakapunta sa ano mo. Nag-ilis ka pala. Ayan. Wait, Sisi, bigyan kita ng jacket. Express 1 hour, pangat games, Gcash, entries, 10 a.m. Pinas time onwards, Monday to Saturday. Ayan, puntahan natin si G the Gags. Ayan, marami pala tayong pananalunan dyan, no? May Gcash with entries. Ayan, 10 a.m. Pinas time onwards. Ayan, Monday to Saturday pala siya, oh. Sige, puntahan ka namin, kapatid. Baka dyan kami magyayaman. Salamat, Bebe Isor Vlog. Hi, bigla nang matatag. Dan ka na. Dan ka na mag-LS. Tapos ka na ba, bigla na? Ha, ha, ha. Sabi ni Sis Bebe. Hi, Ate Bebe. Sabi ni kapatid G, the Gags. Oo, host. Biglaan lang yun. Ah, okay. Babawi na lang ako, sis. Mag-replyan na lang ako doon, ha? Miss you na, haha. Hi, Kenneth. Sabi ni sis, ni kapatid Jay, the Gags. Bicola ng matatag. Mega love shout at the Gags, sabi niya. Hello, Jay, the Gags. Host, tatapatin na kita. Pasensya na kung hindi ko kayo makipagsabayan ng palipad sa'yo, ha? Kasi marami ako anak, eh. Pag may sobra, babawi naman ako sa'yo. Hindi ako interesado sa palipad mo. Kung isusumbat mo rin lang sa akin, huwag ka nang magpalipad. Pwede ba? Host, pa-help. CJ, the Gags. Yes, yes po. Yes, yes po. I-play-play po kayo.
Ganito, ang gagawin ko, ipapaalam ko kay Sis Bell pag na-play ko po kayo para matignan nyo sa WH nyo or sa analytics nyo, okay? Sweetie Vlogs, Megalab shoutouts, sabi niya. Ayan, thank you Sis Leia. Hello, G. Dagag, sabi ni Kapatid Kenneth Navales. Ayan. Kapatid Kenneth Navales, mag-LS ka kahit na ano lang, mga dalawang oras. Silent LS kung hindi mo kaya mag-live streaming. Mag-ano ka muna. BBS or vlog, ayan. Patamsak naman po, sabi niya. Ayan, guys, patamsak naman daw. Guys, puntahan nyo na lang yung mga ano, hindi na muna ako magpipin, guys, ha. Pagpasensya nyo na ako, hindi talaga ako nagpipin kahit ngayon kapatid ko, hindi ko siya pinipin guys ah. Hindi ko rin siya binababa. Si Sis Annalyn ang nagbababa sa kapatid ko. Belkimbo, ayaw ni Sis Gigi na pinaliparan kasi siya mayaman na siya. Ha ha ha. Yes, yes, yes guys. Hindi, sa totoo lang guys ano, lalo na sa mga friend ko, if you notice guys, binabawalan ko, supposed to be encourage ko kayo magpalipad sa akin, mag-member sa akin, di ba? To be honest with you guys, sasabihin ko sa inyo kasi ayoko maging ipokrit, hindi ako mag-ano. So, ang sasabihin ko, yung mga gusto ng WH talaga na tuloy-tuloy ang pag-please sa kanila, mayroon akong offer na sa join button ko sa kabilang channel ko guys. Yun ang may... Kaya hindi ako nagpipin ng mga bahay nyo, hindi ako ano bang tawag doon? Yung hindi ako nagpropromote sa mga channel ninyo as my member, pero ang ipinapalit ko kasi sa mga member ko is WH. Yun talaga ang binabalik ko sa kanila. So yung mga ibang nag-ELS guys, ang offer nila is i-flix nila kayo pagkapasok nyo sa bahay nila, sa live streaming nila, plus, hindi ko alam, 20 hours or 10 hours a month. Sa akin, mas malaki yung bibigay kong watch hours nyo, pero hindi ako nag-flip-flex, hindi ako nag-ano. Pero, may offer ako sa pinakamalaking ano ko doon sa ano, ay, hindi ko alam, $50 yata yun, Hong Kong dollars. Kung ayaw nyo mag-live streaming, pwede ako mag-host sa inyo guys, at least one or twice a month, plus WH nyo. Yung mga nangangailangan na malaking WH, kung makukuha nyo yung offer ko na yon, pwede ko kayong i-play ng up to 50 a week, 50 hours a week, ang ibibigay ko sa inyo, parang tulong ko na rin yun sa pinakamalaking ano ko. Ayan, salamat po Ate Belle, my new friends na ulit ako, dami ko kasi basher. Claim it! Ayan, mag-ayuda na ako sa mga pumunta sa LS ko kanina. Ayan. Ayudahan mo naman ako kahit wala ako, mag-reply na lang ako. Naibaba ko na po bahay ni Lively Sweet Channel. Ayan, padikit naman si Lively Sweet guys, yung ibinaba ni Sis Annalyn. Please guys, dikitan naman yung kapatid ko. Kapatid ko yun. Sige na, parang awan nyo na kasi hindi makapag-ano yung kapatid ko dahil busy ang life. Baba mo ulit Sis Annalyn. Sis Bill, ano mo yung ano nila, i-add mo sila sa ano natin para ano makapag-ano ako sa kanila. Para magsuportahan tayo, guys. Sis, sabi ko lang ng matatag, ayudahan mo naman ako. Pero gusto ko pera. 'Di ba Sis Bill? Sis Bill, ayoko ng palipad mo. Baka ano, pagka may di ka nagustuhan sa akin, ipangangalandakan mo pa sa buong madlang people. Share nyo po LS ko sa kanila. LS ko para maka-join sila bukas. Ayan, Sis Jade, the gags. Baby, is our vlog. Isama mo ako, Bicolana, kahit sumaglit lang ako. Sis Gigi. Yung sinabi mo na may 50 WH ka weekly. Yes, yung pinakamalaking ano, join membership mo guys. Mayroon akong pinakamalaki doon kasi nga hindi ako nag-flip-flex ng mga bahay guys. So ang i-offer ko yung, kasi for ngayon lang guys, kasi nga ano, free muna yung mga computer ng anak ko. Pero pagka ano na, next month, hindi ko na magagawa yon. So for this month, for the whole month, dalawang computer ang maano ko. Kaya makakapag-play ako guys.
Mahiram po yung dalawang computer ng anak ko, tapos itong computer ko, tapos yung tatlong ano, gadgets ko. Kaya nag-offer ako ng ganun kalagay. Pero after this next month, hindi ko na magagawa yon. Ano yung sinabi? Oo, CC, 50 WH per week. Yung pinakamataas kong ano, join button. Support tayong lahat, guys! Ayan. Padikit po kay Lively Sweet Channel. Mag-iwan lang po ng... Oo, guys, babalikan kayo ng dalawa. Ni anak ni Enhi, Lively Sweet. Ayan. Oo, guys. Anyway, yun lang, guys. Ah. Pero yung sa mga palipad or whatever, sa totoo lang, dapat ipromote ko yung magpalipad kayo sa akin, katulad ng iba. But I cannot really do that, guys, kasi alam ko naman na kaya tayo nag-YouTube is para kumita ng pera. Alam ko naman na nag... Yung... Hindi naman tayo mayaman, di ba? So, bakit ko pa sa konting ano nyo, kukunin ko pa para sa inyo, tapos 30% of that kukunin pa ni Lolo. So, kaya hindi ako nag-i-encourage na magpalipad sa akin, guys. Hindi ko, I don't feel comfortable na magpalipad kayo sa akin, lalo na sa mga kaibigan ko na nagpupunta dito, na nagsusupport na nga sa akin, tapos papaliparan pa ako. Kaya ang ginagawa ko, pag may nagpalipad, talagang piniplay ko siya. Kung monetize na siya, pinapaharangan ko siya. Ganon. Bicola ng matatagdan, sabi ni Lovely Lady Vlog. Ayan. Guys, padikit naman po yung binaba ni Sis Annalyn Jokno, yung kapatid ko. Magkano palipad Sis JJ? Nag-click kasi ako kay J Dagags. Wala, Sisi. Hindi ako nag-ano nga sa mga palipad. Hindi ako nag-i-encourage sa mga friends ko. Kasi mga friend lang naman ang magpapalipad sa'yo. Kaya nagagalit ako pag may friend akong nagpapalipad. Kasi nga, wala pa tayong kita. Palipad ka na ng palipad. Naubos na yung pera mo. Wala ka pang kita. Diba? Patigit mo sa inyo, guys. Sabi ni Sis Lea. Sin ko kay Bill Dagags. Ayan. Unahan niyo po ako. Bukas ko balikan po. Ayan. OTW Lovely, sabi ni Sis Bicolanang Matatag, Dan Lively Sweet, Lovely Lady Vlog. Ayan, thank you Sis Elkat. Buti pa si Sis Elkat, oh, panay ang dikit niya sa kapatid ko. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Lovely Lady Vlog. Ayan, Sisi, Leonita Baba. Thank you so much sa patamsak mo, Sisi. Kagabi, umalis ka? Nagparulita ako. Hindi ka nakaano sa rulita ko, Sisi. Sayang naman yung pinanalunan mo. But anyway, ano na lang, ipeno kita ulit ng 5 hours na lang. Kasi nga, wala ka kagabi nung nag-ano ako. Unfair naman kasi sa mga nandito. Kaya... sayang yung 10 hours na napanalunan mo. Sana ba yung pen ko? Kenneth Nabalet, nagbaba ng bahay. Okay po ate. Bicolana. Thank you sis. Leonita Babang. Lovely Lady Dan Sukli po, sabi ni Sis Bicola ng Matatag. Busy ako sa work, Ma'am Gigi. Ah, sige, mag-clean na lang ako sa anak niyo po, Sisi. Thank you so much sa support, ha. Mag-clean na lang ako ng 5 hours mamaya pagkatapos ko mag-LS. I-pli ko siya ng 5 hours, sis. Thank you so much sa sa support mo, Sisi. Dan Bibi's Core Vlog, sabi ni Sis Lovely Lady Vlog. Tikit na ako kay Sis Elkat alias Lovely. Oo, Sisi. Maraming ninja kid yan eh. Si Lovely Lady, si teacherchub.ph. Pero kung minsan, binababa niya rin si ano, si Sis Niltado. Niltado TV. Ayan. Ayan, guys. Maraming salamat sa... Ilan na ba tayo dito? Host, ayudahan na lang kita. Malit lang yung mga pumunta sa akin kanina. Ayuda ko muna, Sis JJ. Walang problema yan, Sisi. Yung ayuda na yan. Walang problema sa akin ang ayuda, Sisi. Nagbibiro lang ako. Pero why not? No, joke lang, Sis. Pantok na lang po, host. Maaga pa ilis bukas eh. O sige, kapatid.
Jada Gags, sige-sige po. Ay, nag-play-play ka ba sa kanila, sis Bicula ng Matatag? You're welcome, Sisi. Maraming salamat din po sa ano, sa walang sawang support sa akin. Pag may time, bakit hindi, di ba, host? Oo, Sisi. Ano kasi kagabi, nagparulita ako ng ano, nagpag-giveaway ako ng tag-10 WH per head sa mga mabubunot. So, nag-play-play ako kasi nga, I have a friend kasi na nangangailangan, kunting-kunti na lang ang kailangan niya. So, nag-play muna ako sa kanya ng 50 hours before na nag-play ako sa mga nanalo kagabi. But anyway, may tao naman na nag-sponsor kagabi, so mayroon siyang i-plini na 2 tao out of 11 people na plini ko kagabi o ngayon. Kay Jidagag, ako nag-play host, need niya ng WH. Yun na nga eh, sabi niya, sis, bumalik ang ilis na kapin. Ayan, may galab shout out. Nakapin? Bayaan mo na siya. Ayan, may galab shout out, sis Anna. Thank you so much, sis, ha, sa patamsak mo dyan. Wala na siya, sis. Nakaano na siya o deleted na. Wala na yan, sis. Naka-delete na siya. Thank you, sis Anne. Welcome, welcome sa bagong bahay natin. Nandun ako sa kabila kanina eh. Ay, nung ano, last time. Ayan, nagbaba ng bahay. Sis Picula ng Matatag. Bayaan mo na, sisi. Never mind, sis. May mga tao talagang walang niya eh. Hindi mo maiwasan yan. Galing sila sa walang niyang, GC. Mga walang mudo. Sa mga nag-ILS, guys, ito ang masasabi ko, ha. Sabihan nyo yung mga kaibigan nyo. It's just a piece of advice. Kasi nakakawalang respeto sa mga host. Yung ibababa nyo yung ILS nyo sa nag-ILS. Hindi totoo yun na nababawasan kayo na napapalo kayo ni Lolo. If you think about it, guys, ginawa nila yung istorya na yan is because it's been very disrespectful sa nag-ILS. Na ibababa mo yung ILS ng isang tao sa ILS ng nagla-live streaming. Yung si Pujikyo, nagbaba siya ng live streaming dito. Pinin ko pa man din kasi hindi ko alam. Akala ko kasi dahil sa GC nila, nagpapatamsak sila ng mga premier. Sa akin walang problema na magpatamsak kayo ng premier. Okay lang yun sa akin. Pero yung ibababa nyo yung ILS nyo dito, wag naman, kasi hindi ko naman ginagawa yan eh. Diba? Kaya para sa mga dito guys, sa mga baka, kasi nakakabastos yun guys eh, sa totoo lang. Kung ginagawa ko yun sa inyo, then you have every right to do this sa akin. Pero hindi ako nang babastos ng kapwa ko dito sa Hello po host, tusok na po. Thank you kapatid R. Aramelo, welcome back. Good evening sa iyo. Diba? Sa akin, street ako dito. O labasin niyo ako, puntahan niyo ako dito. Magsabi kayo sa akin kung ano yung ayaw niyo. Ako rin sasabihin ko yung ayaw ko. Sis Gigi, baka po pwedeng si Sis Lively Sweet Channel na lang po ang ipin. Alam mo kasi sisi, I know na nag-care ka talaga sa kapatid ko and I'm very appreciative. Sa totoo lang, di ba sabi ko, wala akong favoritism dito. Kapatid man kita, kaibigan kita, I will treat everyone fairly. Kaya nga sabi ko, nagagalit ako pag may nambabastos sa akin. Sa totoo lang. Kasi fair na akong tao dito.
kahit kapatid ko, hindi ko siya pinipin, hindi ko siya pinapriority, guys. Alam niya ni Sis Annalyn, kasi siya ang nagbababa ng bahay ng kapatid ko. Ako mismo na kapatid ko, hindi ko ginagawa yan. Kasi nga, wala ako talagang, yung pinaprioritize, kahit close kita, kahit patid kita, best friend kita, when it comes to my LS, I will treat everyone fair. Yun. Pababa po ng bahay, Kenneth, sabi ni kapatid Bicolanang Matatag. Dan po sa lunch video mo, full pack, sabi ni kapatid Kenneth Nabales. Ayan. Yes, Premier, okay lang, guys. Siniltado, ginanyan din. Tinirahan namin. Buti na lang, nagsuri siya. Parang nakakaagaw ng tao sa LS mo, ha? Yes, yes, sisi. Ayan, si Ilocana Ugali, bait. Hindi ako mabait, guys, pag ano, pagka nababastos ako, ay nako. Ano akong tao, fair akong lalaban, guys, ah, pero wag niyo lang akong aagrabyaduhin dahil hindi ko kayo uurungan. Sasabihin ko sa inyo harap-harapan, guys, kung ano yung ugali ko. Wala akong nilalapastangan, wala akong sinasagasaan, wala akong inaano, pero pagka ako ang nababastos dito, mas ano ako. Pero ano, pagsasabihan ko yon, sabihin ko sa inyo, hahantingin ko dyan pagkatapos kong mag-LS. Bibigyan ko siya ng leksyon mamaya. Sabi ko nga eh, huwag kayong manloko dito kasi kayang-kaya kitang hantingin kahit saan ka mag-ano dahil maliit lang ang buhay dito sa ano natin, ginagalawan natin dito sa YT. Kaya, hindi naman ano yon, wala naman kasi, hindi ka naman nag-lose ng life. Kaya lang kasi, ayoko lang yung nakakabastos ka ba? Parang ano, parang wala kang respeto. Hindi naman kita inaano, di ba? Kung wala, hindi ka marunong rumispeto, huwag kang pumasok dito sa ano ko, live streaming ko. Diba? Pero mapagsasabihan ko yun. Alam ko kung saan ko siya hahanapin. Kenneth Dan Sukli, sabi ni Sis Bicolanang Matatag. Ayan. O sige, dahil kahilingan ni Sis Annalyn, pagbigyan kita kasi kapatid. Alam kong naghihirap kang ano. Guys, padikit naman si, yung binaba ni Sis Annalyn. Ipipin ko na lang siya. Nahiya naman ako kay Sis Annalyn. Inisnab ko pa siya. Okay, wait. Guys, ito. Ipin ko na lang siya, ha, guys. Yung mga hindi pa nakakadikit. Nakapin na ba? Na, may nakapin ba? Ayan. Pakidikitan, guys, yung mga hindi nakadikit pa kay Lively Sweet, yung pinin ko. Maraming salamat. Magbabalik yan, dalawang ibabalik sa inyo. Pag hindi kayo binalikan, balikan niyo ako. Akong bahala. Wala na, sis. Nakatanggal na. Salawat na wala na ang basa. Okay lang yan, sisi. Ako nang bahala dyan mamaya. Hahantingin ko yan dyan sa mga LS. Alam ko kung saan ko siya hahanapin. Makakatikim yan sa akin. Sabi ko nga, mabait akong kaibigan, huwag nyo lang akong babastusin. Huwag nyo akong agrabyo din kasi wala akong inaapakan, wala akong sinasagasahan. Pag may ayaw ako, sinasabi ko sa inyo. Kaya, hindi ako katulad ng ibang tao dyan na sa likod sila magsasabi ng mga ayaw nila. Ako sa harap niyo ako magsasabi kung ano yung ayaw ko at saka gusto ko. Diba? Thank you, Sis Bicolanang Matatag. Ayan. Sis Bill, i-ano mo na lang si kapatid Gidagag sa para
maano ko siya. Anyway, mag-type naman kayo guys kung ano yung i-advise nyo dun sa kaibigan ko. Kasi ano na tayo, magkaroon tayo ng MMK naman para sa mga ano, sa mga OFW na nangangailangan ng mga advice. Kasi hindi ko naman, hindi naman ako marunong mag-advise, guys, pero sa akin kasi tinitimbang ko muna kung ano yung dapat kong sabihin sa kaibigan ko, kasi nga ayaw kong magbigay ng mga advices na lalong makakasira sa ano, sa buhay nila. Gusto ko po Jollibee, ayan. Saka McDo, ayan, gusto kong kumain din yan. Ha ha ha, magtago ka na, kawawa ka kay Sis Gigi. Ayan, Miguel of Share at Sis North Ray. Pampagod boys naman, puro gira eh. Mga premier lang ni Gagags, Mapliko, host. Data lang kasi gamit ko. Okay, Sisi, walang problema yan. Tutulungan natin yan. Mga premier. Alam niyo kahit yan si ano, si Imuing Hao, tumutulong yan guys. Talagang isa siya sa mga tumulong sa amin ni Sis Ilkat para makapasok kami sa loob. Meron kasi akong tinutulungan muna ngayon na ano guys, eh, kasi malapit na talaga siyang makapasok. Ano na lang? 400 na lang guys. Kaya gusto ko na talagang within end of next, ano pa ngayon? By midweek, next week, makapasok na siya. Kaya tinulungan ko munang ano, mag ano siya. Hahaha, Sis Annaline. Ate Bicolana, dalawa lang kayo po, premier ko. Kaya po, premier ko. Ganon. Ilang pa bang kulang mo, kapatid Dagags? Dalawa lang kaya po. Yung mga nasa playlist mo, piniplay ko, Dagags. Ayan. Naku, ang laki pa pala. Ang hirap pang buuin yan. Nag-iilis ka, diba? Sabi mo nga, 10 onwards. Maloy, maawa. Ay, naku, ang hirap pa niyan. Akala ko malapit ka na. Pero sige, ano, pag, kalimbang all by kay Bilkulan ng matatag. Thank you, Sis Leonita. Sige, pagsikapan natin yan, kapatid. Magtulong-tulungan tayo. Bakit hindi mo inano yan? Buo na yung bahay mo, Sisi. Sa bagay, ako rin, alam nyo guys, ang tagal kong binuo talaga yung furky ko, sa totoo lang. Kaya nga ngayon, relax nga siya, Sis Annaline, kami ni Niltado, right away, pinalo siya. Ha, ha, ha. I'm back, since siya na host, nagsuka kasi alaga ko. Okay lang yan, Sisi. Okay lang yan, Sisi, naintindihan ko. Thank you so much. It's okay, Sis. Alam ko yan, Sisi, kasi alam mo, pinanggalingan ko yan, Sis. Yung mga nakakikilala sa akin, ayan, sila, si kapatid Imuing Hao. Marami kami dito noon, guys. Ang dami pang tao lagi sa bahay ko noon. Umaga at saka gabi ako nag-ELS. I work from 9 o'clock in the morning up to 4 o'clock in the afternoon every day. Tapos sa gabi, from 7 o'clock until 11:30 at night. Street yan every day, Monday to Saturday. Tapos pag Sunday, upload ko. Kaya nag-DD off ako. Pero may ginagawa ko pa rin yung content ko, nag-upload ako. Ganun ako, guys. For ano, 5 months. 4 to 5 months na ginawa ko yun. Ay, hirap talaga, guys. Sabi ko sa inyo, mayroon pa akong na-experience, guy, na pumupunta ako sa LS, magbantay kami ng ano, ng 3 oras para lang makuha namin yung 3 hours na i-play sa amin. 2 weeks akong nagbantay doon, kahit isang WH walang ibinigay sa amin. Kunti lang madagdag, okay lang. Ilan ang nadadagdag sa iyo, Sis?
Guys, pa-support naman ng dagdagan yung 1K para malagas man kunti lang. Ay, kay ano yan, kay Yok? Unti-untiin lang po, kaya yan. Oo, sisi, oo. Kaya mo yan. Basta be positive ba? Basta marami na sa likod ko, support kakayanin ko po yan. Yes, sisi, nandito kami, sis. Mga ilan na kukuha mo sa WH mo, sa LS mo, sisi? Kasi sa akin noon, kasi ang daming tao, kukunti pa rin ibinibigay sa akin ni Lulo. Kaya alam niyo yung mag-pre sa akin ng 5 hours noon, tuwang-tuwa na ako, guys. Yeah, kay tuwang-tuwa na ako noon, guys. Mm-mm. Sige, ipli kita ng 10 hours, the gags. Mamaya, hanggang bukas na yun. After my LS, mag-pli ako sa'yo. Tapos i-pli-pli ko rin si ano, si Nanay Yam. Ay, unga pala si kapatid RR Ramilo, malapit. Alam nyo yan si RR Ramilo, guys. Sabihin ko sa inyo, malapit na rin yan. Hundreds na lang siguro ang ano yan. Ilan na lang kapatid RR ang kailangan mo? Maraming salamat po sa pag-pli mo sa akin. Yahoo! Ilan na lang ang kailangan mo? Buo na ba? Buo na ba kapatid RR? Ayan guys, si kapatid RR Ramilo, alam niya yan na pag sinabi ko, ginagawa ko, alam niya yan. Kaya lagi rin siyang nakasupport sa akin. Once na nag-ilis ako, kahit busy siya guys, nandyan lagi siya. Kaya pag sinabi kong i-pli-pli kita, alam niya yan. Tumarating talaga, alam niya yan. Malapit na rin siya, ano na lang siguro, kasi ano na siya noon eh. Galit na galit si Lulo kay Yok. Bakit sisi? Bakit sis, nagalit si Lulo? Tinanggalan? Yung mga tinanggal naman, yung mga dinikit sa kanyang ano eh, mga ninja nila na ano, di ba sinabi ko sa inyo? Doon sa pinanggalingan niya. Eh mga pick naman lahat yung mga dinidikit sa kanila dyan. Yung mga sampu-sampu nila na yan. Tapos ang iisipin ng tao, ang bait-bait ng host kasi nagbigay ng ayuda tapos nilalagas naman ni Lulo. Ay naku. Hindi sisi. Walang, there's no such things na araw ng lagasan. Kasi ngayong mga dinidikit sa kanya is mga ninja na mga ano, na mga hindi legit. Yung mga Swiss account yun. Aayaduhan siya tapos baba. Sige, balik natin. Tinanggal ni Lulo. Babalik ulit. Tapos tatanggalin ulit. Eh, sinong niluloko nyo? Yung mga sarili nyo. Sabi ko sa inyo, yung mga ayuda na yan, pag Swiss account, tatanggalin ni Lulo. Trust me guys, kasi in-experiment ko yan. Pag nag-create ka ng account, tapos Swiss account, inad nyo sa isang gadgets. Tapos pag nag-ano kayo, kahit panuuri nyo, tapusin nyo pa yung isang oras na LS guys. Pag switch account, in the same gadget, tatanggalin mo lang yung ano mo, tapos i-switch account mo sa another ano mo. Tatanggalin din ni Lulu yan. Within 24 to 48 hours, tatanggalan ni Lulu yan. Experiment nyo guys, para maniwala kayo sa sinasabi ko. Experiment nyo yan guys, kasi ginawa ko yon. Alam niyo ba na kahit walang video yon, kahit na walang video yung isang ninja nyo, kung ginawa niyo yon na pampanood at may sarili siyang gadget, kahit wala siyang video, hindi yon lalagasin ni Lulo. Kapit na kapit yon, guys. Kaya yung sabihin nila as long na may video, tapos mag-switch account, hindi matatanggal. Maniwala kayo sa akin dahil in-experiment namin yan, guys. Maniwala kayo. Oh, tingnan nyo, si kapatid Imwing ang unang nag-ano niyan guys. Kaya nung ginawa ko yung video ko dito, in-experiment ko rin doon sa kabilang channel ko. Nasubukan ko nga yan pag nag-switch. Yes guys, kaya yung sasabihin yung ano, galit si Lulo sa, paano yung mga idikit doon sa kabila, doon sa GC na ano, na pinupuntahan nila? Ilan sila na may mga ano, mga offer na mga ninja na yan, 10 ikakabit nila? Oh. 'Di ba? Oh, kasi nga ano siya eh, kasi nga hindi siya legit, kaya 'yun. Kaya nga sabi ko niluloko lang nila mga sarili nila eh.
Pati yung mga taong walang kaalam-alam dito sa mundo, pinagluloko-loko nila. Oh, di ba? Sa akin guys, alam nyo parang napakamaldita ko, pero tutulad yung sinasabi ko, at saka sabi ko nga ayaw kong magbabait-baitan sa harap nyo, pero sa likuran, napakamaldita ko, hindi. Ipinapakita ko yung pagiging maldita ko, paaralam nyo. Pero sa akin, fair akong tao. Wala akong sasagasaan, wala akong niluloko. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, kung kaya kong tulungan, tutulong ako. Ganun ang ugali ko guys. Pati tamsak, nawawala rin, yes. Ay, kung plastic ka dito, naku, huwag ka magpakita sa akin. Saka huwag mo akong paliparan ha, baka ano kita. Huwag mo akong paliparan. If in doubt, mag-experiment para patunayan sa sarili. Ano ba talaga nang... Correct! Ganon din ang ginawa ko, guys. Kasi nga, kung maniniwala lang tayo sa sabi-sabi na wala tayong ginawa, paano natin ma-prove? How could we prove it, di ba? So, ang gawin natin, mag-experiment tayo. Kasi yung mga sinasabi ko, kung hindi kayo naniniwala, din mag-experiment kayo. Wala namang mawawala sa inyo, di ba? Kaysa yung you just have to take it, whatever people tell you. Tapos, nakikiano na lang kayo sa mga flow ng mga trending ano dyan na gagawa sila ng 10, 20 ninja, gawa ka lang ng ano. Tapos mag-switch account ka lang para dumami yung mga subscriber ng mga inaayudahan mo. You're wasting people's time and your time. You might as well forget it. Oh, di ba sis Leia? Present po teacher. Ayan. Kaya yon, guys, sino dito naka-experience ng maghapon ka pumasok sa mga LS tapos dahil sa dabi mo, LS, napasok at lapag ka ng lapag ng bahay. Nakanasan nyo na ba? Yes! Yes, Sisi. Alam mo kung bakit na-hide ka? Nagiging potential spammer ka na ni YT. Parehas din. Ano yung parehas din dyan? Matatawa naman ako sa iyo, kapatid Garzy. Anong parehas dyan? Yes, Sisi Bell. I agree with you. Kasi nga 'di ba si YT, alam niya yung mga movements natin. Kaya nagiging potential spammer ka. Hehehe, present talaga. J the gags. Oo guys. Totoo yan sis Bell. At saka yung excessive dropping of link, yung palagi kang nagbababa ng bahay mo. Ayan, magiging spammer ka rin ni Lolo. Kahit yung mga emojis na palagi kayong nag-flaflad ng emojis, kalaunan yan, magiging spammer na kayo ni Lolo. Teacher, walang batuhan ng eraser, ha? Opo, Ate Bell. Parang nasa module online class po ako eh. O, ganyan dito, guys. Alam nyo dito sa bahay ko, guys. Even the other house. Kuminsan malang nagdidikitan kasi nga yung pintuhan namin, kuminsan may imimke yung buhay-buhay katulad kanina, tapos kuminsan may mga pagkain yung usapan. Kung ano nung pagkain, 1 week ako na hide mga kasi sisi napalo ka, yung parang nagiging spammer ka ni Lolo, kaya ganun ang nangyari sa'yo. Ng mga LS, sabi ng mga host sa akin, mag-risk daw muna. Yes, mag-risk kasi si pwede. Kaya kailangan mo ng ninja. Totoo yun, sis. I agree with that. O, di ba? Nasa ano rin yan na community guidelines ni Lolo, risk daw muna ako ng 1 week. Ayan. Kaya nga, Jida Gags, module is real. Ako si Saha, pero hindi ako na-hide kasi dalawang bahay ang binababa ko. Salita na ha, yun nga lang, hindi ko bahay. Hindi kasi sis, hindi ka naman palagi alam mo kasi, during our time, peace, host, matulog na ako, tambay ko na lang. Sige na sisi, wag mo nang itambay sisi, magpahinga ka na sisi. You turn off all your gadgets na, maraming salamat sis. It's okay, I'm okay sisi. Nag-ano lang ako dito sa itong channel na ito para may ano, palipasan ng oras. Kano, hindi na ako stress na katulad ng dati. At saka sabi ko nga guys, kaya ako pa nag-LS na isa dahil nga dun sa ano, gusto kong humingi ng tulong sa inyo ng mga advice.
doon nga kung anong dapat daw gamit gawin. Anong dapat gawin nung friend ko na nalustay ng asawa niya yung four years na pinaghirapan niya. So ano daw ang dapat niyang gawin? So ano ang suggestion niyo guys doon? Mag-suggest naman kayo dyan, itat nyo dyan guys, para alam ko naman na nakikinig kayo sa mga ano storytelling natin. Yung mga ano, yung mga nakaka-relate dyan, ibigay, i-ano nyo naman yung ano nyo, piece of your advice para makatulong naman tayo kahit papaano. Baka nunood siya ngayon. Kasi sabi ko, hihingi tayo ng advice sa mga kaibigan natin, pero hindi ko i-mention yung pangalan mo. Sabi ko, gagawin kitang sunya. Nakakatawa yung buhay natin. Sleep na rin po ako, Ate Bell, host. Para may lakas po ako tumawa ng tumawa sa LS ko bukas. Kasi sigurado matatawa na naman ako. Kila Ate Bell. Ah, sige. Salamat po sa inyong lahat. Ako bilang lalaki, dahil di ko naman alam kung yung lalaki wala trabaho, negosyo, tambay lang sa bahay. Aba, layasan na yan. Ganon talaga. Wala nga pong trabaho yung lalaki. At saka nag-iisa siyang anak. At retirado na yung mga magulang niya. Pero nagpipension sila. God bless po everyone. Stay safe po. Ayan. Thank you kapatid Jada Gags. Ganon kapatid. Tambay nga lang po. Abalayasan na yan. Ibang klase rin naman ito. Alam nyo, sa totoo lang, iyan talaga ang normal na masasabi mo. Pero kailangan kasi, isaalang-alang natin lagi yung pamilya natin. Yung bakit nagsakripisyo tayo na mapawalay sa mga pamilya natin. Yun muna dapat ang iano. Yun ang... Kung yung emotion natin ang pairalin natin, yan ang sasabihin natin. Pero kung kailangan ano, at timbangin mo muna yung sitwasyon at tanungin mo sa sarili mo, sabi ko nga, tanungin mo sa sarili mo kung bakit ka napadpad dito, 'di ba, para sa pamilya mo, para sa mga anak mo at sa inyo, yung the whole na ano. Ngayon, sabi ko nga, pag-usapan niyo muna ng mag-asawa yan. Kasi kung may babae nga siya at nagastos niya yung pera mo at hindi niya kayang iwanan yung babae, then hiwalayan mo na siya. Pero kung magbabago siya at magkukonsentre siya sa ano, pamilya, then ano, kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon para sa pamilya mo nga. Kasi, kung iisipin nyo guys, mawawalan lahat ng kabuluhan yung pinaghirapan mo, yung sakripisyo mo, kung hihiwalay mo rin yung asawa mo, tapos, lalaki yung anak mo na wala siyang ama. God bless po everyone. Stay safe. Ayan. Thank you, Dida Gags. Thank you talaga. Sana itong magalpa ang friendship natin sa mundo ng Waiti. Good night po, host. Thank you po sa iyo, host. Ayan, you're welcome, kapatid. And thank you din sa pagpasok sa bahay natin. O naman, Ate Bell, tumawa lang po. Ayan. Kawawa lang po kasi ang babae, sis, kung ganun lang po ang ginagawa ng asawa niya. Bye-bye, night-night, sabi ni Jada Gags. Host, ano na to topic natin lang? Ah, oo, sisi, yun nga, wala ka pala kanina dahil nag-ano ngayong alaga mo. Dahil po sa akin, ang lalaki dapat ang pinaka-responsible sa panghanap buhay, hindi ang babae. Yung trabaho ng babae dapat secondary source lang ng income, hindi pre. Tama ka dyan, kapatid. But ganito kasi yan. Alam ko yung, naintindihan ko yan and I appreciate yung mga ano nyo, guys, ha? However, kung wala naman kasi kahit na gusto magtrabaho ng lalaki, and hindi naman kasi pare-pares sa atin, hindi katulad ng sa iyo kapatid na you are lucky enough, though yun, pinaghirapan mo, nag-aral ka, yung mga ganun ba. May mga tao kasi kuminsan na yung bang mailap sa kanila yung ano, so
At saka mahirap kasi, mas mahirap sa lalaki ang mag-abroad kaysa sa babae, di ba? Kaya kadalasan ang mga babae ang napupunta ng abroad. Actually, yan din ang sabi ng asawa ko na yun nga, yung bakit daw yung mga babae ang nagtatrabaho na supposedly yung lalaki ang mag-provide. Nagsakripisyo na nga po siya para sa pamilya. Niloko pa po siya ng asawa niya. Ayan, naku po, ako ba magpinto? Baka tulugan niyo ako. Hindi advice ang inaano ko, guys. Kasi nga, yun nga, pininto ko nga yung kaibigan ko na humingi siya ng... Kung emotion ko ang paiiralin ko na magbigay ng advice sa kanya, yun din ang sasabihin ko, iwanan mo siya. Walang kwenta, di ba? Kasi napakasakit kasi yung nangyari sa kanya na buong sweldo niya, ipinapadala niya, walang natitira sa kanya. Nagpapasarapuhay yung asawa niya samantalang siya nagsasakripisya dito. Hindi nga siya makasagay sa bus para pumunta doon sa bayan para bumili ng kahit na anuman lang. Hindi, naglalakad siya guys ng 45 minutes to 1 hour para lang dahil na yung pamasahin niya, sa halip na pamasahin niya, pambili na lang niya ng pagkain. Ganun yun. Kung makikita mo at saka ano mo talaga yung buhay niya, napakasakit yung nangyari sa kanya. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na hiwalayan mo na kasi nga ang inaano ko talaga yung pamilya eh. Kaya ka nagsakripisyo, kaya ka umalis sa atin para sa pamilya mo. Na sinira naman ng asawa mo, di ba? Kaya mahirap nga yun eh. Kaya nga humihingi ako sa inyo guys kung ano yung para sa inyo. Eh sabi nga ni kapatid, ano, yung may na... Dahil po sa akin, ang lalaki dapat. Oo, tama ka dyan. Pero kung minsan kasi, yung mga lalaki, mahirap silang mag-abroad, di ba? Lalo na kung ano, yung wala naman talaga silang skills na pwedeng i-apply sa abroad samantalang sa mga babae. Kasi, madali lang. Kasi nga, yung magkatulong ka, kukita ka na rin ng ano. Saka di dapat lahat pinapadala sa Pinas. In case, yun nga, hindi po, kasi nung magkasama naman daw sila, mabait naman yung lalaki, matipid yung lalaki. Kaya yung buo yung tiwala ba niya na yung asawa niya, aayusin niya yung ano, yung kasi nga may plano nga sila na magtatrabaho lang siya ng certain time. Tapos pag-uwi niya after itong pandemic, talagang inaano na niya na mag-for good na siya at magpapatayo sila ng sari-sari store niya. Tapos yung iba, marami siyang binabalak kasi na ano nga. Tapos sabi niya, mas maganda kasi pag dalawa silang magkasama na ano, mag-ano dun sa negosyo na inaano nila kaysa yung asawa lang niya kasi nga yung dalawang anak niyang babae. Pero ganun ang nangyari. Kaya nga iyak siya ng iyak. Yung parang hindi niya matanggap na yung ganun na lang ganun, sabi niya. 4 na taon kong pinaghirapan. Wala lang, sabi niya. Samantalang ako, hindi na nga ako kumain, sabi niya, para lang matipid ko yung sarili ko para dun sa kinabukasan na ipiniprepare namin. Kung gugustin talaga magtrabaho, maraming paraan. Sa bagay, may tisda para makapag-aral ng iba ng klase ng skills. Sa totoo lang po si Gigi, siya lang po talaga ang makapag-decision yan kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano man po ang maging decision niya, dapat pinindigan niya. Tama ka dyan, Sis Annalyn. Tama kayo lahat dyan, guys. Tama kayo dyan. Sa totoo lang. Kaya nga napakahirap nga maging advisor, di ba? Kasi hindi mo pwedeng gamitin yung emotions mo dahil tao lang tayo kung tayo ang lalagay doon. Kaya kailangan lawakan natin kung gusto mo talagang mag-advise na kung ako ang mag-a-advise talaga na ano, yung kung sarili ko yon, wala nang ano. Pero kasi, lagi ko nga sabi ko sa inyo guys, kawawa naman, buti na lang nawala yung asawa ko. Walang niya ka, Sis Leah. Walang niya ka naman, Sisi. Natauhan ako kasi sabi ng anak ko,
hayaan ko na papa nila. Ngayon, ako na lang nagsustento sa mga anak ko. Lima sila ang kapal pa ng mukha ng asawa ko. Pinagbantan pa ako na di ko inayos sustento sa mga anak ko. Malalagot. Sakit sa ulo din mga babaeng sumayot. Payo lang po ang hinihingi ni Sis JJ Belkimbo. Joke, baka mapakwento rin ako. Guys, lahat tayo may mga kwento, di ba? Some others is yung more severe. Ayan, si Cecilia, nagkwento na rin yung asawa niya. Alam niyo, may mga kwento tayo talaga. Pero yung mga iba talaga, yung kuminsan hindi na nila kayang ano, lutasin. Hindi na siya makapag-consensitra sa trabaho niya. Kaya nga sabi ko sa kanya, antayin mo na lang na hanggat makauwi ka. Tapos sabi niya, hindi na ako uwi. Hindi ko na rin ipapadala yung pera ko, sabi niya. Paano yung mga anak ko? Bahala na rin siya. Bahala siya sa buhay niya, sabi niya. Di humingi siya sa mga magulang niya. Hindi ko na responsibilidad yun, sabi niya. Pag ang asawa natin ganyan, tama na yung ilang beses na siya pinagbigyan. Huwag mo na antayin na anak mo pa magsabi sa'yo. Nahayaan na siya. Biruin mo, anak ko nagturo sa akin kung anong dapat gawin. Baka kailangan ng skinol para mag-bis ang mukha. Marami pa yan, host. Alam mo ko minsan ano, ang hirap talaga, sa totoo lang guys, kung iisipin nyo ano, ang hirap ng buhay natin sa Pilipinas na kailangan tayong mapalayo sa mga pamilya natin, lalo na yung mga may anak, naiwan yung mga anak nila, para sa kinabukasan ng pamilya, para sa ikagaganda ng pamilya, tapos masisira lang dahil lang sa mga ganyang bagay, sa babae, yung mga ganun ba? Tapos hindi na raw niya kinakausap yung asawa niya, tawag daw ng tawag. Sabi ko, bakit hindi mo siya kausapin? Para ano pa, sabi niya. Para ano pa, maibabalik niya ba lahat yung dalawang taong pinaghirapan ko? Kung kaya niyong ibalik yon, sige, kakausapin ko siya, sabi niya. Tawa-tawa lang ako, pero bigat na rin ng dibdib ko sa sama ng loob. Pero kaya nga ako nandito sa YT para maglibang. Hehe, tama. Diba? Buti na lang, mandyan si YT eh. Nalibangan natin, di ba? Oh, gagawin ko na lang yung MK ito. Itong channel ko. Oh, di ba? Oh, maganda rin. Kami host 3 months na kami di nag-usap. Ganon, ang tagal na. Pero nandun yung mga anak mo kasama niya. O magkakapira ka pa, maging totoo lang po tayo sa mga sarili natin. Hindi naman po tama magtiis ka sa asawa mo kung nasira na ang tiwala mo. 'Di ba may pangalawang pagkakataon pa naman, Sisi? I mean, kung makikita mo at pag-uusapan niyo talaga, kailangan mo rin kasing maging fair ka rin na ano na yung other side, 'di ba? Isipin mo rin, Sisi, I mean, hindi ko binibigyan ng ano, yung asawa niya. Pero sabi ko nga, kasi diba yung pamilya natin ang pinaka-importante. Oh, stay-in siya. Iwan kong suan baka sumakewa ng bahay na. Tanga lang po ang mag-stay asawa, niloko lang siya ng paulit-ulit. Hindi naman paulit-ulit, Sisi. Ngayon lang siya kasi nung nandun naman daw siya sa Pilipinas, napakabait naman daw yung lalaki. At saka yun nga, maayos siya sa pera, pinagtutulungan nila, pinagkakasya nila, tapos yung ganon. Kaya nagtiwala siya kasi nga asawa nga niya, tapos ganon naman siya, mabait naman daw siya nung nasa Pilipinas, maganyan daw siya sa pera. Kaya
tiwalang-tiwala naman siya na ipinapadala lahat dahil baka kung nandito sa kanya, syempre yung nanay din niya sa mga pamilya niya, baka maipadala niya. So, para hindi niya maano doon, para makumpleto lahat yung pera niya, tapos kumukuha lang yung asawa niya doon para sa mga anak niya. Tapos akala niya, maisisib niya lahat yung mga natitira. Yung pala wala na. Ayan, big love shout at sis Connie Harris. Good evening po. Ayan, thank you so much sis sa thumbs up. Tama ka dyan sis. Ano rin, joke mo. Well, host is stay in siya. Sa akin po, walang second. Ibang klase ka rin, Sisi. Ayan, at Connie Harris. Connie, migalab shout out. Sabi ni Sis Bell. Huwag naman kayo masyadong ano, tawag doon. Lahat naman tayo may pangalawang pagkakataon na ibibigay, di ba? Huwag ka naman basta ura-urada na lang na dahil nagkasala, eh paano kung magsisi naman siya at magbago, di ba? Kasi kung hindi naman talaga siya ganoon dahil wala naman yung asawa niya doon, nag-try-try lang o palipasan lang, ganoon, o di ba? Kaya bigyan mo rin ng pagkakataon. Ako kabibigay. Ayun, dumami anak ko. Buhay na ba natin ang topic, Bilkin? Hindi, napag-uusapan lang natin since ito ngayong topic natin gabing ito, yung im-im ki tayo ngayong gabi guys. Gawin ko na lang tong channel ko na ganito, marami pa tayong matutulungan na mga problema, yung siyempre may kanya-kanya tayong ano, 'di ba? Relate tayo sa mga ganyan. Ayan, magpinto ka rin sis Annalyn, ano naman ang sa iyong buhay, ganun. Pag ako nagpinto ng buhay ni sis Annalyn, nakakatawa guys. Umpisahan ko na ba sis Annalyn? Joke. Oo, si sis Annalyn, akala nyo guys? Nako, happy yan. Si sis Annalyn nga ipinamigay niya talaga yung asawa niya. Kahit ayaw ng asawa niyang pinamigay niya talaga. Kaloka yan. Grabe. Maniwala kayo sa akin, guys. Nagpasalamat pa siya nung nagbaba yung asawa niya. Pinasalamatan niya. Tuwang-tuwa pa siya. Sa halip na manggalait at magalit, hindi. Parang pumalakpak pa siya. Isulat mo na lang sa akin, sisi, tapos babasahin ko. There, Ate Gigi. Yung ganun ba? Lagyan natin ng background para mas feel. Ano kayong gawin kung ganito yung channel ko, guys? Oo, marami nga nagsasuggest sa akin noon pa. Kaya lang parang hindi ko naman feel. Ngayon parang feel ko na, guys. Sana all pinamimigay. Pinamigay niya talaga si Sing. Oo. Alam niyo, nag-ano pa yung lalaki para lang bibigyan pa siya ng pera para para yung mapasaya niyan. Oo, sabi ko sa inyo, guys. Prinsisa yan si Sis Annalyn sa asawa niya. Pero si Sis Annalyn, iwan ko dyan. Oo guys, ginawang prinsisa yan ng asawa. Pero hindi pa rin umubra yung asawa niya. Pinagbigay niya pa rin salit na ipaglaban niya. Hindi. Kinamayan pa niya yung babae. Sabi niya, ayan, salamat. Sayong-sayo na siya. O diba? Saan ka pa nakakita ng ganyang klaseng babae, guys? Meron na ho, Silver Wings Official Love. Ah, ganon. Problem and content, pupuntahan ka nga doon. Kachismis buhay ko. Ganon. Ay, ganon ba yun, sis? Silver Wings Official? Saan yun? wag yung chismis, yung lang, wag chismis yung buhay, yung totoo lang na nagaganap, tapos sa halip na chismis ang natin, is makarelate tayo sa mga buhay ng buhay, tapos mag-give tayo ng mga
advices or tips kung paano natin anuhin, lagpasan yung mga pagsubok na yan. Yung ganun ba? Yung kailangan kasi, ang ano natin, layunin natin is, sabi ko nga, is, kahit na ano ako, kahit na, ano bang tawag sa akin? Parang, basagulira ba yung ganun? Yung pagka may umapak sa akin, eh, kailangan hantiin kita, yung mga ganun. Pero sabi ko nga, guys, hindi naman kita gaganunin kung hindi mo ako aapakan, di ba? Sakalang ako, ano, pag nasaktan ako, talagang kakagatin kita, yung ganun. Pero fair pa rin akong lumaban. Hindi naman ako basta-basta lang na ano, na pupunta lang dyan tapos ano, yung mag-ano ako. Magkakaparehas sa style nila Kai, ah. Oo, kumanta sa LS kahapon siya. Ah, okay. Magkapareha sa style nila Kai, ha. Mabait noon, pero nang umalis na ako sa Pinas, ganun na nagbabae. Hala, si Gika Luka po kayo, talaga sa akin po kasi kahit sino ang babae niya, wag na wag siyang tatabi sa akin. Ako ba ang magkakasakit? Alam mo, sis Leia, ganito yan. Kung iisipin mo rin ano, hindi naman sa inano ko yung mga lalaki, binibigyan ko sila ng ano, pero ito ang masasabi ko sa inyo, kung hindi naman sila ano sa inyo, yung kasi kuminsan ang lalaki, kailangan nila yan. As long na hindi nila siseryosuin yung babae nila, parang palipasan ba hanggang wala kayo, di ba? Pero kung sineryoso nila yan, na binuntisan nila yan, na inano talaga nila yan, then doon kayo mag-ano na pwede nyo na siyang talagang patalsikin. Pero kung pinagpalipasan lang niya hanggat wala ka, tapos pag dumating ka, ikaw pa rin, di, bayaan mo na yun. Ay, syempre, kailangan nila eh, di ba? Analin, wahahaha, tama ka. O, CPR ako kahapon sa LS ko. Bakit sis? Di ba may umakyat sa'yo? Ayun, ayos yun, host. Bakit na CPR kasi si okay lang yun, i-mute mo na lang yun. Kung wala ka namang ano, as long na hindi siya ano, pagka copyright claim lang, okay lang yan. Kasi monetize ka naman na eh, walang problema yan. Yung pagkanta at kahapon, oo sis, ganyan talaga. Kaya nga ayoko munang magpakanta dito, kung gusto niyong kumanta doon tayo sa kabila bukas. Eh bukas ba mag-ilis ako? Depende yan kung makagawa ako ng content. Oo, kasi ano yun, yung sa kabila kasi hindi ko nagabang kailangan ang WH doon. Aha, feel mo siya talaga, okay yan. Anong feel mo siya, ako din, ganun ang gagawin ko at analin. Yan ang ginawa niyan, ang tigas talaga niyan kahit magmakaawat at alam niyo sa totoo lang guys, ako na magpipinta kay sis Analin. Alam niyo guys, chismosa ako. Ganyan talaga, Belle, di ka na nag-iisa CPR. Ate, feel mo siya talaga, okay yan. Yung pagkanta ata kahapon, ako din, ganun ang gagawin ko at analin. Alam nyo guys, sabi ni YT, not evicted naman daw sa channel ko kasi magbabayad ako sa may-ari ng copyright ko. Not affected onto your channel. It's just a copyright claim. Ginawa ko mute. Oo, sisi. Tawag doon. Hindi affected yung channel mo for strike, pero yung ano maghahati kayo nung ano nung may-ari nung ano kanta. Sis JJ, maghunos dili po kayo. Huwag niyong ituloy yan, haha. Mapapahamak po ako. Hindi sisi, ikaw bahala diyan. Starting point lang ako sabay ganun. Hindi ako pwedeng magpinto.
Buhay mo yan. Baka mapalo ako ni Lolo. Pati ikaw, paluin ako. Starting lang ako, sisi. Yung parang ano lang, to be continued. Parang nasa tulpo ba tayo? May second, ano? May second episode. To be continued. Di okay lang pala, host, kahit di ka na email. Oo. Okay lang yan, sisi. Sinabi naman yun ni Whitey, di ba, na hindi yun strike. Sasabihin niya naman, your channel will not be affected or is not a strike. Pero, copyright siya, di ba? Yun ang sasabihin ni YTA. May sulat siya dyan, di ba? Tapos bibigyan ka ng option kung gusto mong mawala yon. Kasi, tignan mo nga dun sa monetization mo kung ano nakalagay doon, kung ano siya, yung yellow siya. Or, sasabihin niyang share. Dalawa yan eh. Kung yellow siya is limited, ibig sabihin yan, there are some places na hindi siya ipapalabas. Tapos, pag-share kayo, maghati-hati kayo, si YT ikaw at saka yung may-ari. Green pa rin. Ah, okay. Hati kayo, share yan, sisi. Hati kayong tatlo, ni Lolo, ikaw at saka yung may-ari. Walang problema yan. Ayaan mo na lang siya. Yeah. Bayaan mo na lang siya, sis. Walang problema. Huwag mo na rin siyang inmute para ano, hindi siya boring. Kasi hati naman kayo. Bakit mo pa siya inmute? O di na baka boring naman pag may nanood doon sa ano. Baka malay mo may gustong ano ulit. Pag-usapan na po natin yung kinikwento nyo, sis Gigi. Magbigay po kami ng payo. Baka mauwi po pa sa akin ang topic. Ako po ang payuhan. Wala na kaming maipapayo sa iyo kasi ano, tawag doon. Alam nyo guys, si Sis Annalyn, very cool yan. Kala nyo ba? Kala nyo ganyan-ganyan lang yan si Sis Annalyn. Tigasin yan guys. Kala nyo ba? Parang bato yan. Ikaw nga magkwento Sis Annalyn. Sa totoo lang guys, ganyan-ganyan si Sis Annalyn. Ako. Magiging kawawa yung ginawa ng asawa niya. Nako, hindi nyo kaya yung ginawa ni Sis Annalyn, guys. Sasabihin ko sa inyo. Ibang klase yan. Hindi nyo kaya yung ginawa niya sa guys. Hindi nyo kaya yung ginawa ni Sis Annalyn. Sasabihin ko sa inyo. Ibang klase yan. Hindi yan kumikibo, hindi yan nakikip, ano, pero pag siya bumanat, guys, nako, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Grabe yan, guys. Sabihin mo na, host, malapit na, guys, malapit na. Pag nangyari na yung inaantay ni Sis Annalyn, ako mismo magsasabi sa inyo, guys, kasi ano, gagawan natin yan ng ano, ng istorya. Gagawan natin yan ng ano, tawag doon, ng movie. Bagay sa movie yun, guys. Pinamigay na nga, hindi pa nakontento. Ayan, guys, mag-umpisa na yan. Umakyat ka na lang, Sis Annalyn. Or second edition na lang natin yan. May third. Oo, sis. May fourth pa nga eh. Sabay ganun. Nakakatawa naman. Si Sis Annalyn, oh. Oo, guys. Akala nyo, hindi ko makibuya. Napakabait niyan si Sis Annalyn. Very supportive yan. Pero ibang klasik bumanat yan. Kala nyo ba? Walang kikibo-kibo yan. Pero, magugulat lang kayo kung anong kaya niyang gawin, guys. Naniwala kayo sa akin. Ako, hindi ako makapaniwala, pero may isang salita rin yan, guys, pag sinabi niya ginagawa niya talaga at saka ano, walang pangalawang pagkakataon dyan. Pag yan ay nag-decision, walang pangalawang pagkakataon. Starting point na, tapos na nga yan eh. Hindi na starting point, sisi, tapos na yan. Nasa ano na siya, finishing line na siya. Kaya nga pag natapos na yung finishing line, pwede ko na siyang gawan ng ano, ng drama, guys.
Trust me, ako mismo ang gagawa niyan, guys. Lalagyan ko siya ng script. Sa akin naman yung jowa ko may asawa pero yung babae ang nagloko. Ngi? Mabait naman po talaga ako, sis JJ, at totoo po lahat ng sinasabi ko. Oo, alam po, sisi. Alam ko, kahit di mo yan sabihin. Ako, mute ko ba, ha? O, sige, sisi, mute ka muna. Para di mo marinig yung sasabi ni sis Annalyn. O, sabihin mo naman, sis, ano, Bicolanang matatag. Nasaan yung jowa mo? Sharing CPR. Ah, yung sharing CPR. Hindi CPR ang usapan natin dito, lalaki, yung mga jowa. Sharing jowa ba yun? Ikaw talaga, sis Lia, no? Hinahalo-halo mo yung ano, istorya mo eh. O nga, mute ka, okay na siya, pero may kanta pa. Ah, okay. Bayaan mo na, sisi. Share naman kayo. Eh, kaya kahit di mo na siya, ano, huwag mo na siyang i-mute. Kasi share naman kayo. Kaya walang problema yan. Bayaan mo na, sis. Kaloka. Dito rin, Singapore. Ah, okay. Eh, huwag mo pa rin anuhin, sisi. Kasi ano, kahit na may asawa, may na ano na yung babae, asawa pa rin niya yan, tawag doon. Kasal pa rin sila. Kung gusto niya, di ba may hiwalay naman dyan sa Singapore, pwede niyang padalhan ng ano, hiwalayan na papel. Hindi, sis Lia. Mas... Hindi nyo kakayanin, guys, pag sinabi ko kung ano kayang gawin ni Sis Annalyn. Hindi kayo makakapaniwala, guys. I'm telling you, hindi kayo makakapaniwala. Masalimuot ang buhay ng asawa niya noong nagsama pa sila, anak nila, pinaglaglag, tapos nagbuntis sa iba. Nge. Kaya natin yan kahit walang lalaki sa buhay natin. Magpapa, oo, yes, sisi. Pero pwede naman kasi may hiwalay naman dyan sa ano, Singapore, pwede na siyang magpadala ng ano, ng sulat, ng paghihiwalay. Tapos ano, papirmahan na lang niya. Kasi pwede na idamanda yung babae, sa totoo lang, kasi nga nabuntis siya ng iba. Ay, ako, kaya ko host. Papanan din ako sa ganyan. Andyan pa pala si Sis Bicolan. Oh, kasi nga, di ba, storytelling na tayo ngayon, guys. Im-imki na tayo ngayon, guys. Hindi na tayo tips and tutorial. Im-imki na to, guys. Pero kung minsan, mas maganda yata, guys, eh, kasi yung, ano, yung tips and tutorial, parang ang boring. At least, pagka sa totoong buhay natin, ang pinag-uusapan, hindi siya boring kasi nakaka-relate tayo sa isa't isa. Di ba? Lalo na yung mga nasa abroad, yung mga buhay-buhay, o di ba, at least kung may mga ganito tayo na ano, at least may napag, yung napag-share ba tayo ng mga ano natin, di ba? Kaysa yung, pero kung may mga tips and tutorial tayo yan, i-share pa rin natin, o di ba? Biji lang ako kanina, biglang dumating amo ko. Okay lang yan. Patalasikin mo yung amo mo. Para ikaw na maging amo, o, di ba? Two times nagpabuntis, tapos jowa ko nagsustinto. Kasi ang alam ng jowa ko, pina-inject daw yung baby. Grabe, ganon? Ganon ka grabe yung jowa mo? Ginawang tanga? Ay, sorry. Kawawa naman siya. Ang katwiran ko po kasi, kapag nagloko, masisihan talaga siya dahil ibibigay ko siya ng buong buo. Doon siya, hindi ko naman siya dating kakilala. O, tingnan niyo yung mga style ni Sis Annalyn, guys. Diyan kayo bibilim sa kanya. Binigay niya talaga ng buong buo. Hindi siya naghabol kahit na yung lalaki gusto niyang bumalik sa kanya, lumood sa kanya. Aba,
Sabi niya, nagpasalamat nga ako eh kasi matutuwa ka na dahil pamimigay na kita. O, ano pang pinoproblema mo? Pinamimigay na nga kita. O, luluhod-luhod ka pa dyan. Tayo. O, ganun guys. Sobra si GJ nakakagigil, hindi pa dyan full story. O, i-ano mo sa akin yan next time, Sisi, para mabasa ko dito, lagyan natin ng background. Yung, Dear Ate Gigi, o, tapos magbibigay tayo ng mga, ano, di ba? Gawin natin, ano, im-im kitong, hindi dapat magpakatanga sa isang lalaki lang, ha, ha, ha. Ayan, ganyan ang mga style natin, mga babae, di ba? Kapag linuko, kagagawin ulit yan. Ha, ha, lit ka na kasi magbasa. Anong lit ka na magbasa? Eh, dito lang, ano, eh, bumabali. Eh, ano, pinabasa ko naman. Buntis tapos juwa. O, sabi niya, 2 times nagpabuntis tapos juwa ko nagsustinto kasi ang alam ng juwa ko, pina-inject daw yung baby. Grabe, panluloko sa kanya. Ang katwiran ko po kasi kapag nagloko, masisiyan talaga siya dahil ibibigay ko siya ng buong buo. Doon na siya. Hindi ko naman siya dating kakilala. Ha ha ha. O yan. Sobra si Gigi nakakagigil, hindi pa dyan. Full story. Ayan. Next time naman guys, bukas. Kailangan full story yan ha. Si Sebi ko lang ang matatag. Hindi dapat magpakatanga sa isang lalaki. Ayan. Eh, hindi naman yun eh. Yung lalaking ang nagpakatanga eh. Kapag linuko ka, gagawin ulit yan. Ha, ha, ha. Lit ka na kasi magbasa. Sinabayan ko lang kanina yung kwentuhan sa CPR. Ah, okay. Kapag nga iniwan tong blooming, mas okay pang single. Ha, ha, ha. Lia Janjesco Studio. At Anneli. Sabi ko sa inyo guys eh, anong dapat gawin ng lalaki? Sis Bicola ng matatag. Si Sis Annalyn, ano, wala ng problema yan guys. Kasi binigay na siya ng buong buo. Pero, okay na sana guys. Okay na sana si Sis Annalyn doon. Pinamigay na nga niya eh, para matuwa na silang pareho. Wala na nga siyang ano, problema. Ang masakit niyan, lahat pati yung mga kayamanan nila, kinuha ng lalaki. Kinuha ng lalaki, guys. Lahat ng mga ano nila. Kaya ngayon, balik si Sis Annalyn. Sabi ni Sis Annalyn, ang pera kaya kong kitain. Pero kayo, antayin niyo ako. Ayun, sa next episode yung ano, guys, yung sagot niyan. Kaya mong habulin yon kung kasal kayo. Sinong maghahabol sis? Si Sis Annalyn? Hindi niya hahabulin yan. Alam mo si Sis Annalyn, birikul yan. Sabi nga niya, kaya kong pira, kitain yung pera na yan. Pero hindi niyo ako kaya. Kaya sa susunod, yun ang next episode. Kayamanan talaga. Tama yun Sis Annalyn. Magugulat kayo guys pag sinabi ko yung ginawa ni Sis Annalyn. Hindi kayo makapaniwala guys sa kaya niyang gawin. Pwedeng make sis si JJ? Ang Alin? Pwede sis. Pwede. Pwedeng mix. O i-guess nyo guys kung ano yung ginawa ni Sis Annalyn sa ano sa asawa niya. Or ex na pala, hindi na ano asawa. O hulaan nyo guys, sa next episode tayo. Yun ang ano, sasagutin ni Sis Annalyn. Hindi ako. Kasi yun ang ano natin eh, next episode yun. Parang ano, parang si Tulpo, di ba? May mga ano, antayin yung next episode, gano'n. Oo guys. Pero tisis, sabi ko lang ng matatag iba naman. Kasi yung jowa niya, yung asawa ng jowa niya, yun naman ang nagloko. Oh, di ba? Kaya hindi lang lalaki ang nagloloko, pati rin babae. Kapag ganyan ang topic, interesting. Interesting talaga, di ba?
Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, yung bahay kong isa guys, walang nagdidikitan ang mga topic namin sari-sari. Kung minsan, mga ulam, mga pagkain, guests, yung mga ganon. Sleep ka na, host. Ang aga pa sis, 11:20 lang. Alam mo naman, alas 5 ng umaga ako natutulog. Bakit po nauwi sa akin sis Gigi ang topic? Hindi kasi nga, di ba? Kanya-kanyang istorya tayo. To be continued na lang. Bakit? Mag-ilis ka ba? Mag-ilis ka ba sis ano, Leia? Ano bang problema mo? Mag-duty ka na kasi. Natatawa ako sa iyo. To be continued na lang. Ano bang problema mo? Hindi rin namin ginugulo yung babae. Ako pa ginugulo ng babae. Pinos ko yun sa FB. Yun. Tinigilan ako. Bakit nangugulo pa siya? Eh, siya na nga ang ano. Bigyan mo ng diksyon. Sabay ganun. No? Ay, naku, bikula ng matatag sisi. Gayahin nyo si Sis Annalyn. Yan ang pinaka-cool na babae, guys. Sabihin ko sa inyo, dapat, ano, kailangan mag-training kay Sis Annalyn. Maniwala kayo sa akin, guys. Pag sinabi ko sa inyo, magugulat kayo kung anong ginawa ni Sis Annalyn. Ano nga ba yun? Guys, ano, hulaan nyo kung anong kayang gawin ni Sis Annalyn. Sige nga, kung kaya nyong hulaan, si Leia o kaya pala pinapatigil na niya ako. Magjo-duty na yan. Guys, hulaan nyo. Ano ang kayang gawin ni Sis Annalyn? Na kaya nyo rin kaya? Ayan, guys. Hahaha, Sis Annalyn. Sige nga, guys. Hulaan nyo kung ano yung kayang gawin ni Sis Annalyn sa asawa niya. Very cool lang siya guys na ipinamigay yung asawa niya. Okay lang siya, walang sama ng loob. Natuwa pa nga siya. Tama ka, bikula ng matatag ako din. Gusto ko ganyan, tapit. Kaso may sumisilip sa ilis ni host. Malalaman na problemado ako sa sasabihin, kaya pala ganito ako. Bayaan mo sila, pakialam nila. Di gumawa rin sila ng istorya nila, di ba sis? Mind your own business, di ba? Alam mo sis, yung mga taong ganyan, hindi mo rin alam, di ba? Baka ano rin sila, oh, di ba? Kaya wala silang pakialam. At saka buhay mo naman yan eh. Buhay natin itong mga to, di ba? Oh, kung ipinto natin, eh ano ngayon? Di gumawa rin sila ng kwento nila sa buhay nila, di ba? Para update si Sis Leia, kaya to be continued daw. Oo nga, pinapatulong na ako ang aga-aga pa. Lang nga talaga itong si Sis Leia. Oh. Pero in fairness guys, ha, mahigit 2 oras na ako, hindi ko namamalayan. Pero pag tips and tutorial, parang ano, ang tagal-tagal ng oras ko. Pero pagka ganito, di ba? Ang saya. O, oh, sige, nahulaan nyo muna, guys. Magbigay kayo ng clue kung ano yung kayang gawin ni Sis Annalyn. Sis Annalyn, magbigay ka ng clue. Lahat tayo magkwento ng buhay. Hindi lahat maganda. Ako, Rick. Rick, guys. Yung mga iba dyan, ako. Ayan, Sisi. Big love shout out. Nahuli ka na sa topic natin, Sis Jacob's Adventure, Sis Leia. Lloyda pala. Walang pakialam kasi buhay mo naman ang kukwento mo, hindi naman buhay nila correct. Ayan, kung bumanat siya. Oh. Hello, Sis Lloyda. English. Alin ang English? Anong English, kapatid Imeng? One word po. Ah! One word po ba? Wait. Pag English, one word. Yeah, English. Yeah, English. Pwedeng Tagalog, English. Makikita ba sa palengke? Hindi po. Makikita dun sa ano? Makikita dun sa... Saan ba makikita sis? Sige pa rin din mo. Boss, alam mo naman yung tao pag guilty.
Magbiji-biji lang yan, pero na oo. At saka wala silang peace of mind kasi mga chismoso sila, di ba? Ha, yung pinuhulaan mo daw ko. Oo nga, sisi. Ano yun, question? Okay, strong. Hindi, sis. Yeah, parang ganyan. Ah, pwede. Pinuhin nyo na po ba? Yes. Magkano po ang price? Ah, magkano ba ang price? WH na lang, guys, ha? Wala akong pera, eh. Ganito yan, guys. Si Sis Annalyn, yung jowa niya, nagkaroon ng another jowa. Okay? Hindi ko alam kung may ano sila, may anak sila o whatever. Si Sis Annalyn na lang ang magbinto. Pero gagawin kong shortcut, guys, ha? May jowa siya. Pinabayan ni Sis Annalyn. Pero si jowa niya, talagang mahal na mahal niya itong si Sisi. Magkano po ang price? Hello ka, haha. Ngayon, di ko alam kung anong problema ni Sis Annalyn, guys. Ah, ang bait-bait daw ng asawa niya. Sinisilbihan siya. Yung baliktad sa mga ginagawa niyo, guys. Baliktad naman ito. Siya ang prinsesa. Ay ngayon, siguro hindi makuha ng lalaki yung attention niya. Nagbabae. Yon, natuwa si Sis Annalyn. Pinamigay niya. Buong buo. Sana all namimigay po ng asawa, joke. Natawa naman ako sa iyo, Sis Kuni. Itigil niyo po yan, ha? Strong lady at tapang tao, kaya ipamigay asawa. Sis Annalyn, ikaw na. Mm, wala yan, sisi. Magugulat kayo sa kanyang gawin. Wala, kaluka talaga. Magugulat kayo, guys. Bikula ng matag, hindi advisable mag-silent ilis po. Nasa Russian ni YT. Oo, guys. Di ba sinabi ko yan kagabi? Ayan, sorry ha, sis, Bikula ng matatag. Hindi po. Nasa, okay, maraming ang nagsa-silent LS, nakapasok sila, guys, di ba? Katulad ng sinabi ni kapatid Imoing Hao, hindi lahat ng nag-jiggy-walking, nakakatiwid sila ng safe. Paano kung ikaw yung ni-review at hindi ka nakatawid? Hindi ka ma-monetize. Matatag, hindi advisable mag-LS po. Sana rules yan ni YT. Nasa rules, yes. House, kapag off-cam lang, pwede yun. Hindi rin. Kasi alam nyo, sisi, nandun sa ano, community guidelines ni Lulu yan. Binasa ko yan nung isang gabi sa iliis ko. Nandun sa ano niya. Nilabas ko yung ano niya. Nasa ano yata yun, di ba? Tignan ko nga kung makikita ko. Ano kasi, nakasaad doon na kailangan kasi pag live streaming, ang host ay nando doon na nagmo-monitor sa live streaming niya. Nandun yun, sisi. Nandun sa ilis ko nung kahapon. Kahapon ba yun? Binasa ko yun eh, dun sa ano, community guidelines ni Lolo. Ayan mo na yan. Isa lang naman, pero wag mo nang gagawin. Oo, sisi. Pero ano? O sige na, wala pang nakakasagot. Delete ko na lang yun. Ilang oras ba yon? Ilang oras yun, sisi? Sis Bill, ay, Bikula na. Ilang oras yun? Asan ka na? Sagutin mo yung tanong ko, sis Bikula nang matatag. Ilang oras yung ano mo, yung silent LS mo? Sige, palitan ko na lang. Delete mo na lang. Palitan ko ng ano, kung ilang watch hours ang ibinigay sa'yo ni YT. Palitan ko na lang yung watch hour mo. I-ano mo na lang yan. Kasi, baka yan pa. Pero, yung iba naman kasi, maraming silent is music po gawin nyo. Ayan o, makinig ka dyan kay kapatid Imoing Hao. Speaking of the devil, Tamsak, sisi. Thank you, kapatid Olansky.
Ayan o, sis, Bicola ng matatag. Yung ano, yung sabi ni kapatid Imuing Hao. Gawin niyo premiere kahit 1 hour music pa yan na paulit-ulit. Ayan. Sis Annalyn, bigyan mo nga ako konting tapang. Alam nyo guys, yan si Sis Annalyn. Magtataka kayo kung gaano siya kabait, kasupportive. Nandyan na lahat sa kanya. Pero magtataka ka rin kung ano yung kaya niyang gawin. Kaya, dyan mo maano talaga na huwag mong abusuhin yung isang tao na mabait. Dahil pag siya ang nagalit, talagang yun. Yan si Sis Annalyn, guys. Sobrang bait niyan. Wala siyang bahay, pero nagpupuyat yan para sa akin. Piniplay niya talaga ako. Yung kapatid ko, binababa niya yung bahay niya. Siya ang nagsasaging. Yung lahat talaga, ibibigay niya sa taong mahal niya. Chance topic na po. Chance topic. Ulanski, asaan na yung pasugod barangay mo? CPR kasi music. Ah. Hindi, sis Bicola ng matatag. Kumuha ka doon sa YouTube studio. Ay, so, YouTube. YouTube library pala. Kaya ka nag-LS para sa watch hour. Ang LS walang nagre-replay niyan after monetization. Ang music possible na gumagalaw, ma-recommend ni YT sa YT Music. Ayan. Bel, Kimbota Bilbil, ha ha ha. Mahalin mo rin ako, sis Annalyn. Sarap mo pala magmahal. Oo, guys. Grabe yan magmahal. Wala siyang bahay. Sinusuportahan niya ako hanggang matapos ako. Binababa niya yung bahay ko kung saan saan. Nagpapamember yan para lang maibaba niya yung bahay ko at saka ng kapatid ko. Wala siyang kapalit, guys. Hindi ko yung binibigyan ng pera kahit 5, wala. Wala. Ayaw niyang tumanggap ng kahit na ano sa mga tinutulungan niya. Kasi ang paniniwala niya, guys, kung binigyan mo siya ng kahit na ano, hindi natulong yung ginagawa niya sa'yo. Parang binabayaran mo yung ginagawa niya sa'yo para may kapalit. Kaya ayaw niyang tumanggap ng kahit ano. Yan, si Annalyn. YouTube Audio Library. O, ayan. Mega love shoutout, sabi ni Bill Kembo, kay kapatid Ulanski. Okay po, Imueng. Ayan. May idudulog ka ba na problema sa asawa mo or syuta mo? Sabi ni Sis Bill. Bicola ng matatag. Tikita nyo yan si kapatid Imueng. Hindi nyo pa baka tikit, guys. Si kapatid Imueng. Ibababa ko yung bahay niya kasi very supportive yan, guys. At saka yung may mga ano kayo at tumutulong din siya. Maniwala kayo sa akin kasi siya ang isa sa mga nagpamuni sa amin. Tumulong siya sa akin. Yan, dikitan nyo siya. Ibababa ko yung bahay niya, guys. Hindi siya nagbababa ng bahay, kaya ako magbababa sa kanya. Okay? Ito po yung bahay ni kapatid Imueng Hao. Ito nga ba? Ayan po yung bahay niya. Pakidikitan na lang po. Mabait yan. Okay lang yan, sis. Yung WH mo kasi kusuhin mo na malapit ka na. Strong 67 para sa para lahat tayo strong. Ayan. Dahil lahat matatag. Chins account ako. Hindi pwede dikit Imueng Hao. Ha? Wait guys ah. Kasi parang nahuhuli ako. Ah.
Kulansky, may problema ka ba sa asawa mo or shoota kasi segment na host lang problema yan. Tagal ko maka-grade 6. Bilking mo sa ngayon wala pa. Tabilbil. OTWM way. Ayan. Ulansky, Ulansky. Strong talaga. Bikulanang matatag. Ayan. Oo siya, guys. Napakabait niyan si Sis Annalyn, pero wag mo siyang ano. Kasi pag yan ang nagalit, naku, magtago ka na sa nanay mo. Oo, guys. Pero, hindi nyo pa nahulaan yung ano, pinuhin nyo natin. Strong talaga, Bicola, ng matatag. Ang tagal ko ngayon, guys. Ito, ano yung hours? Singapore din pala si Bicola na. Yes po. Kalaw ka talaga po talaga, Sis Gigi. Oo nga eh, ang buhay talaga natin. Pero, ayan oh, si Sis Bill din oh, very strong din. Ayan. To be continued yung ano ha, hindi nyo pa nasasagot yung ano, question ko. Singapore. Hello ka talaga po talaga, sis. Mas maganda yung ganyan host na ugali na Sis Annalyn kaysa naman yung pa-sweet-sweet ka sa harap ng camera tapos bait-baitan tapos plastic naman, di ba, host? Oo, maraming ganyan. Maraming ganyan. At yan ang kinaiinisan ko sa lahat ng ayaw ko yung ano, yung plastic at saka traidor. Ipapamukha ko sa mukha mo pagka ano, pagka ako ang ano mo, kahit sasabihin ko dito sa harap nyo, guys, ganyan ako, hindi ako nagtatago ng ano. Kiss ka yan, ugali mo, sis. Mas maganda yung ganyan, host, na ugali na Sis Annalyn, kaysa naman yung pasweet-sweet ka sa harap ng camera, tapos bait-baitan, tapos plastic naman, di ba, host? Ay, naku, oo. Gusto ko yan ugala mo, Sis Annalyn, kasi iwan ko lang sa'yo kung gusto mo ako. Bahala kayo dyan dalawa kung magkagustuhan kayo. Pero di nga, guys, totoo yan. Yung mga nakakilala sa akin dito, alam na nila yung ugali ko na ano, na talagang pag ako nagalit, pinapakita ko talaga na galit ako. Pero, sabi ko nga sa inyo, guys, fair akong lumaban. Hindi ako lumalaban ng patalikod. Hindi ako nagsasalita sa likod. Sa harap ng tao ko, sasabihin sa harap mo, ipapamukha ko sa'yo kung ano yung ayaw ko sa'yo. Sabi ko sa inyo, guys, kami ni Ilkat, doon sa GC namin, nag-anuhan talaga kami, nagkasagutan talaga kami. Yung talagang hindi kami naghiwalay hanggang sa talagang nagkaanuhan kami. Pero, at the end, naayos namin kasi nga nilabas namin lahat yung galit namin, yung sama ng loob namin sa isa't isa. Ganon din siya, yung nilalabas niya talaga yung galit niya, wala din siyang kinakatakutan pag nagalit siya. Di maganda yung ganon, o di naayos namin, o tignan niyo ngayon. Bicola ng matatag, dumikit na si Imbing Haw. Ayan, si Strong 67 siya. Oh. Sabi ko, kapag ako ang nagdesisyon, wala na akong iisipin kahit sino, basta gagawin ko ang gusto kong gawin. Ako rin ganyan ako. Oo, ganyan din ako.
Oo, kapatid, Strong 67, si Bill Kimbo at saka si Bicola ng Matatag, nandyan din sila sa Singapore. Kaya ngayon mga kaibigan natin na ano, yung ganyan, kailangan alam natin kung paano natin i-value yung mga kaibigan natin. Kaya nga sabi ko, pagka may mga ayaw kayo sa akin, sabihin nyo sa akin, sis, ayaw ko yung sinabi mo sa akin na ganito. Sis, ayaw ko naman yung ginawa mong ganon. Yung ganun ba, wag kayo mag-complain sa likuran ko kasi paano ko maayos yung ayaw nyo sa akin kung sa likuran nyo, sa likuran ko ninyo sasabihin sa ibang tao, paano natin maayos yung mga ayaw nyo sa akin kung sa ibang tao o kaya sa likuran ko kayo magsasalita. Di ba? Nandito ka rin ba sa Singapore? Opo, nandiyan din siya. Oo sis, nandiyan din siya. Kaya yon. Anyway. Wala po akong ayaw sa inyo. Wala ka pang ayaw ngayon sa akin. Pero dapat kailangan sabihin mo pag may ayaw ka. Makikita mo sa channel ni Imwing Hao pag pag-alagala sa Singapore. Oo. Kung saan saan. Kung minsan nandun siya sa park, nagja-jumping rope. Kung minsan nandun siya sa sands, nagla-lunch. Kung minsan nagsiswimming siya doon sa rooftop, sa sands. Kung minsan nandun siya sa under the bridge, kumukuha ng video, lahat ng mga bridge. Kung minsan, kung saan-saan siya pag-alagala dyan sa Singapore sis, baka kung minsan nga nagkakasalubong kayo niyan eh. Magkalapit lang kayo. Ah, okay. Oo sis, magaling siyang magturo. Kaya alam niyo sa totoo lang, napaka-laki namin na naging kaibigan namin si Imwing Hao. Kasi ano, sabi ko nga, nasa GC namin siya dati, kasama namin siya. Pero monetize na siya nung pinasok ko sa amin. Pumasok lang siya doon para tumulong sa mga unmonetized na katulad namin. Siya lang ang monetized noon sa grupo namin. So, ibig sabihin yan guys, pumasok lang siya doon para tumulong. Wala siyang hiningin kapalit sa amin or whatever, wala. Nandun lang talaga siya sa GC namin. Tumutulong siya sa WH lahat. Piniplay kami ng 10 hours every day. At hindi lang yan guys, nung malapit na akong ma-monetize, triniple niya lahat ng mga gadgets na ipli niya sa akin para mapadali yung pagka-monetize ko. Kaya malaki yung utang na loob namin sa kanya. Pero wala siyang hiniling kapalit or whatever, hindi siya nag-require na suportahan mo ako. Pag nag-upload siya, hindi siya nagpapa-help ng patamsak or whatever, never niyang ginawa yan. Kaya nga sabi ko, marami kasi akong pinatulungan sa kanya dito na pumapasok na nagsusupport sa akin na nangangailangan ng WH. Ang hiling ko lang sa kanya, do hindi niya hinihiling sa mga tinulungan niya na pumupunta sa akin na nire-recommend ko. At least naman, dikitan niyo siya para pag nag-upload, at least naman mapuntahan niyo siya, pasyalan niyo naman siya, yung mga ganun ba. Do hindi niya nire-require yan. Patulong din po ako. Oo. Ayaw nga pala. Misis ko nga siya. May tatanungin ako. Sasabihin ko po talaga ako po ba? Oo, sa ano, next episode natin. Kasi yan ang highlight natin, CCA. Kailangan umakyat ka with camera para maikwento mo yung life story mo. Stop rin pala siya next week. Meet tayo.
kung di ka BCM mo nga. Ganda ng tutorial. Kinimaster na patambay nga. Ayan ang pag-usapan nyo. Wala akong alam dyan. Na ako, host. Good night all. Ayan, sige, sis. Bicolan. Maraming salamat, sisi, ha? Sa pagtambay dito, balik ka ulit ano bukas para ano. Yung ano mo, sisi, palitan ko na lang. Tanggalin mo. Bigyan kita. Ipli kita ng 5 oras mamaya. Ah. Ah, okay. Hindi po pwede, baka hiwalayin ako ng asawa ko. Bikula ng matatag. Basahin mo yung sinabi ni kapatid Imweng. Ang bait niyan, guys. Kaya, street siya, guys. Oh, tignan nyo. I-delete ko na ngayon, ho. Salamat. Oo, i-play na kita. 5 hours, ha? Kung gusto mo, isali kita dun sa ano namin nila, ano. Kapatid mo yung, ha, gusto mo, sumali ka sa ano, sa GC ko ulit. Ano lang yon, parang sa mga kaibigan lang, ganun. Kung gusto mo lang. Wala, yun lang. Sila, Bill Kimbo, Sis Annalyn, Sis Ilkat, ako, at saka sila Blissuit lang nando doon. Tapos, ano. Ayan. I-delete ko na ngayon. Oo, sisi, i-pipi na lang kita para ano. Good night, sabi ni Bill Kimbo. Matatagbay, salamat sa pagtambay dito. Thank you, sisi, ha, sa ano pagtambay nyo dito. Ang init naman dito. Ayaw kong mag-aircon kasi ano, pinagpapawisan na. Anyway. Bye, salamat sa pagtambay dito. Ayan, meron pa tayong mga tao dito nakikinig. Sana ba? Ayan, meron pa tayo ng people in the house. Anong oras? Ayan, 10 minutes pa tapos magsara na tayo. Okay lang po kung need ng tulong, WS o problema sa YT. O video, sinyo lang po sa FB ko. Ah, okay po. Dapat ho, sa GC, walang plastikan at pag problema, huwag kaanin sa post ng TikTok. Alam mo, sisi, sa mga ano ko, ayan si kapatid mo, alam niya yung ugali ko, walang plastik, ayaw ko ng plastik, talagang maririnyo sa akin, harap-harapan ko kayong kukumprontahin, yun ang ugali ko. Hindi ko ugali yung sa likod ako magsasalita, tapos dadaanin kita sa mga ano, hindi ko ugali yung ganyan. At saka, hindi ako yung magsasabi na yung pasakalye. Hindi. Pag ayaw ko sa'yo, lumayas ka. Ganun ako. Mm-mm. Oh, hindi ako ganyan, sisi. Kaya hindi ako mag-aano sa mga GC-GC dahil nga ayaw ko nang makikipagplastikan at saka pag ayaw ko na sa isang tao, hindi mo na ako makikita dyan sa mga ano mo. Kasi nga, aanin mo pa yung buras na i-google mo kung plastikan lang kayo, di ba? Strong 67 ako din, sis. Hindi siya, sis, bro. Pero napakabait niya, sis. Sasabihin ko sa inyo. Napaka-supportive, napaka-bait. Wala akong masabi sa kanya. Isa siya sa taong nire-respeto ko dito sa YT World na wala akong masabi. Sa totoo lang. Hindi sa naghugas ano ako. Pero kilala niyo ako, guys. Hindi ako magsasabi ng isang bagay na... Kasi hindi ko feel. Pagka sasabihin ko na ganito siya, pero hindi naman siya ganoon. Tadaanin sa Pata Monday... O, oh, ganyan, sis DJ. Totoong tao siya, Bill Kimbo. Dadaanin sa patama. Hindi po ganyan. Oo, hindi ako ganyan. Makikita mo talaga, aawayin kita kahit dito. Ipapamukha ko sa iyo kung ano ka, ganun. Hmm. Hindi kita uurungan.
mumurahin pa kita dito sa harap ko. Hindi ako sa likod, guys. Yung isang LS ko noon, guys, yung may minura-mura ako dito dahil niluloko-lukulin nila ako, pinag-ano ako, pinag-tripan nila ako. Minura ko talaga sila. Pina-report kaya yung LS ko na yon, kaya tinanggal ni Lulo ng dalawang araw. Ni-review sa gawin ni Lulo yon kasi ni-report nila. Tapos binalik din. Oo. Kaya yan. Hindi ako ganun sisi. Yung mga nakakilala sa akin yan, si kapatid Imuinhaw, kilalang kilala niya ako. Na ano, na maldita. Hindi naman ako ano eh, hindi naman talaga nasa lugar ang pagiging maldita ko. Hindi ako nagmamaldita dahil sa gusto ko maging maldita. Sabi ko nga, fair akong ano tao. Yung ayaw ko yung budol, ayaw ko yung nanluluko, ayaw ko ng plastic, ayaw ko ng, yung mga ganyan guys, ayaw na ayaw ko. Kung may ayaw ka sa akin, sabihin mo sa mukha ko, wag sa likod ko. Wag mo akong daanin sa mga ano, pasit-sweet mo pag nasa harap ko. Ganon. Tapos at saka sa ayaw ko sa kaibigan yung kunwari kaibigan mo siya, tapos pagka yung pagdating sa ano na talagang bagay na kailangan mo yung kaibigan na yan, iiwang ka sa ere, yung mga ganoon. Nakita ko yan, dyan sa ano na yan, sis. Nakita ko yan, sis. Kaya hindi ko rin kayang makipag-anuhan sa kanila. Nakita ko yung, kasi ang kaibigan, hindi mo yan iiwan. Kahit anong mangyari, nandiyan ka lagi, di ba? Yung walang iwanan nga, di ba? Pagka sinabi mong walang iwanan, for better or worse, nandiyan ka. Kaya sa akin, pag sinabi ko, talagang ginagawa ko yon. Kahit anong mangyari, kahit galit na ako, pag sinabi ko yan, gagawin ko pa rin hanggang matapos yung task na sinabi ko. Ganun ako. Doon sa GC namin, guys, nung nagalit talaga ako, gustong-gusto ko na talagang isara yung GC ko. Pero nangako ako na lahat ng pumasok sa GC ko, sa GC na yon, hindi ko sila iiwan hanggang mamonetize sila. Meron pang isang hindi na monetize. Gustong-gusto ko na talagang umalis dahil galit na ako. Pero sinabi ko nga na, hindi ako alis, hindi ko kayo iiwan hanggang makapasok tayo lahat. Kaya nung pumasok na lahat, yun na, iwalay na. Kaya doon kaya kong ipagmamalaki talaga na pag sinabi ko, kaya kong pangatawanan. Hindi ako nagbibitaw ng salita na hindi ko kayang pangatawanan. Kahit na ikamatay ko pa yan, pag sinabi ko, talagang ano pinapangatawanan ko. Sa akin po, pag ayaw sa akin, mas ayaw ko sa kanya. Oo. Hindi, kasi kung minsan, yun nga, hindi mo alam na may problema pala sila sa iyo, tapos sa ibang tao nila, sasabihin. So, paano mo maaayos yung mga problema niya sa iyo kung sa ibang tao niya sasabihin. Tapos mamalalaman mo sa ibang tao, 'di ba ang sakit-sakit ng ganon? So paano mo siya makakausap? Kasi pagkakausapin mo siya, to do deny siya na wala naman daw, walang problema, walang issue. So paano mo mareresolve ang isang problema kung hindi niya sasabihin sa iyo sa harap-harapan, 'di ba? Na kunwari napaka na lahat-lahat is okay lang. Tapos marami pala siyang issue sa'yo. Yung mga ganun ba? At saka, kung nakikita nyo guys, hindi ako nagpapalipad, nagpapamimer, hindi ako gaanong ganun guys. Kasi, ayaw kong, yung bang magiging close ka nila, susuportahan ka nila dahil nagpalipad ka, dahil nagpamimber ka. So, parang binayaran mo lang yung pagpunta nila dito para masuportahan ka nila. Kaya hindi ko ginagawa yan guys. Nung una, naggaganyan ako para ipakita sa kanila yung support. Pero kinalaunan, yung magpapakita lang sila dahil nagpa-member ka sa kanila. Relate ako dyan, host. Makaka-relate kayo lahat sa akin dahil totoo lahat to, guys. At na-experience natin lahat itong mga to.
Lalo na pagka nag-iilis ka. Lalo na pag nag-iilis ka at saka straight to the point ka, maraming magagalit sa iyo, lalo na sa akin. Maraming nag... Sabi ko sa inyo, dahil sa kaistriktuhan ko, nagtatanggal ako ng jacket noon. Naalala ko tuloy yung TikTok. Ayun pala, siya pala yung galit na galit. Nako, TikTok. TikTok. Yung paano ba yung mag-TikTok? Mag-TikTok nga rin ako. May TikTok ba dito sa Hong Kong? Wala yata eh. Binan nilang TikTok. Hindi ko alam kung paano nakakapag-TikTok yung taga dito sa Hong Kong. Ay, baka VPN yun. Gamit nila. Ay, nako, sis Abel. Bayaan mo na. Move on ka na. Diba? Yung mga iba dyan, bigi-bigi lang sila eh. Ayan, next ano natin, next topic natin, next week, next bukas, sis Bell, yung ano naman, maalala mo kaya sa yung buhay mo naman. 'Di ba? Dapat may background tayo. Yung ano, yung mga iba 'di ba may mga pa-background pa sila para mas ano naman. Bayaan mo na yan, sis Bell, yung ano, yung ganyang mga tao, hindi pinag-aaksayan ng oras. Matulog na tayo, guys. Ano na, magsara na tayo ng talingki natin. Wala, sisi. Ano, ban kami ng TikTok dito. Hindi allowed. Hindi kami allowed dito ng TikTok. Para siguro hindi ako mag-TikTok kasi baka magkakalat lang ako. Bigi-bili lang pero chismusa yan. Ay, naku, sinabi mo. Nakikinig lang yan. Di ba, sis? Nakatriyas na po kayo, sis Gigi. Oo, tingnan ko nga. Oo, sisi, 1 minute na lang at magsasara na tayo. Guys, maraming salamat ah, sa 7 million na nandiyan pa na naka-BJ. Bukas mag-ano kayo, ang kwento naman ni sis Bill, yung ano topic natin. Para ano, o kaya sis Annalyn ang ano dapat, siya dapat ang ano, pinakahuli. Mag-stop ka na ba? Ka na ba, host? Bakit ayaw mo pa? Walang niya mag-alas 12 na, sisi. Ah, okay po. Bukas uli, sisi. Ano, mag-imki ulit tayo bukas. Mag-ilis ka ba bukas, sis Bell? Thank you, sis Annalyn, sis Bell. Natulog na si ano kapatid Bicola ng matatag si ano kapatid mo nga alam ko nandiyan lang nakikinig. Pero ang saya, 'di ba, guys? Mas maganda pala yung ganitong topic, mas maraming nakikinig. Ayan, oh, may 7 nakikinig. Alam na this. Mahaba ang kwento ng buhay ko, umpisaan ko ka ba magsulat? Wag na, sisi, at-chat ka na lang bukas, tapos ikwento mo, tapos ano, bigyan natin ng ano. Alam mo na, bigyan naman natin ng kabuhayan. Bill, wag mo nang hintayin ang ending ng kwento ko. Hindi mo kakayanin. Oo, sisi, hindi mo kakayanin. You won't believe it. Tapos na kwentuhan niyo, host. Oo, sisi, tapos na. Wala ka dito eh. Bukas ulit itutuloy natin kasi yung ano yung tawag doon sis yung sa kwento ano ba yung tawag doon conclusion yung conclusion ng buhay ni sis Annalyn bukas kung ano yung kaya niyang gawin yung kinongratulate niya yung babae ng asawa niya tapos sabi niya sayo na yung asawa ko buong buo ayan. Huwag kang mag-alala, sabi niya.
sayong-sayo na siya. Nagpasalamat pa siya doon kasi may ano. O, diba? Mabel TV, Milaga Love Shout Out, sabi ni Sis Bel Kimbo. Kaya, bukas, yun ang ano natin. Magkikinto ka. Hahaha, nandito ako nakikinig. O, sige nga, kung nakinig ka talaga. Ano yung pintuhan namin? Sige nga. Tignan nga natin kung talagang nakinig siya, guys. Ano yung pintuhan namin, sis? Nako, sa akin yon bago ka ibigay, pasapak mo na isang. Hindi, sisi. Hindi. Ang bait-bait nga niya ni Sis Annalyn eh. Sabi ni Sis Annalyn nung naglumuhod yung asawa niya sa kanya na bumalik sa kanya, patawarin siya. Sabi niya, lahat gagawin niya para sa kanya. Tumayo ka dyan. Sabi niya. Tumayo ka dyan. Kasi hindi ako Diyos na ano, hihingin mo ng kapatawaran, sabi niya. Oo. Hindi guys, ang bait-bait niyan. Yung business nga nila, eh, yung babae pa ang ano, yung babae pa ang matapang. Yung shop nila sis ana, yung shop nila sisi. Pinabubuksan ni Sis Annalyn, hawak ng babae yung susi. Ayaw buksan ng babae. Ano ang kayang gawin ni Sis Annalyn doon sa shop? O sige nga. Tungkol sa mga asawa niyo at asawa nila na pinabigay na ha. Pati buhay OFW, pati yung mga friend, oh, 'di ba? Nos ko lahat. Nakikinig ako, ah, wala nang sapakan. Bakit ko gagawin yun? Hindi ko ba ibababa ang sarili ko sa ganung klaseng mga tao? Oh, diba, class yan, guys. Yan ang gayahin natin. Very class. Classic. Oh, diba, guys? Walang sapak-sapak. Hindi rin niya minumura yung babae. Nakita nga niya doon sa shop nila, yung babae. Sinara yung shop. Sabi niya, akin na yung susi. Ayaw ng babae. Ayaw mo. Sige na, bigay mo sa akin yung susi. Papasok ako. Ayaw ng babae. Ano sa palagay niyo ang ginawa ni Sis Annalyn? Umuwi ba siya o ano? Ayan, ang sagutin niyo bukas, guys. ano sa palagay niyo ang ginawa niya? Pumasok ba siya o hindi? Baka naman matispasing siya o diba? Guys, to be continued para bukas. Ilan anak mo, Sis Annalyn? Ang babait ng mga anak niya, guys, ang katalino pa. Lalo na yung bunso. Naku, ispukining talar. Pag nag-uusap kami, ispukining talar yung anak niyang bunso. Ate Belle. Umalis siya. Ipinamigay na nga eh. Di siyempre umalis na. Ipinamigay na nga eh. Alaga na mag-iistipa kung ipinamigay ka na. O, di ba? Ganun yun. Sabi ko sa inyo, hindi matatapos yung usapan natin eh. At saka parang wala kang trabaho bukas, Sis Bel. Anong oras ka ba nagising? Oo guys, ang bait ni Sis Annalyn, maniwala kayo sa akin. Pero yung kabaitan niyan guys, yung lahat ng ginawa niya, ipinabigay niya, hindi siya nanampal, hindi siya nakipag-away sa babae. Cool lang siya. Kasi nga sabi niya, hindi ko ibababa yung sarili ko sa katulad niyo. O diba class? O diba? May case siya guys. Tulog na tayo umaga na Pinas ha. Alas 12 pa lang. Nag-i-enjoy ka talaga sa buhay ko, Bel Kimbo.
mas mag-i-enjoy kayo guys kung ano ang kahihinatnan ng buhay ni Sis Annalyn. At saka yung mga ginawa niya guys na talagang hahanga ka sa pagiging ano, may class talaga si Sis Annalyn guys. Hindi niya inaway yung asawa niya. Hindi niya inaway yung babae ng asawa niya. Kinuha lahat ng mga ari-arian nila. Wala kang narinig kay Sis Annalyn. Kaya niyo yan guys. Pero may pasabog yan. May pasabog dyan guys. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo kakayanin yung pasabog niya. Mas higit pa yan sa Granada guys. Ano kaya yun? Pinuhin nyo tayo bukas guys. Yan ang question ko. Ano yung kayang gawin ni Sis Annalyn? Ari-arian talaga ah. Hahaha. O, diba? O, diba? Oo, guys. Yayamanin yan si Sis Annalyn. Kaya ang ginagawa niya, nagbababa ng bahay ko, nagbababa ng bahay ng kapatid ko, nagsusupport sa akin, nagpapamember sa lahat ng pasukan niya para maibaba yung mga bahay namin. Ganon. O, diba? Saan ka pa makakita ng katulad ni Sis Annalyn? Ayan, si Sis Jacobs Adventure nakikinig lang. Thank you Sis Jacobs Adventure ha sa ano sa pag-play sa ano natin, sa mga panalo natin. Maraming salamat Sis. Sige host, tuloy naman lang 'yan bukas. O sige, magtuloy tayo bukas guys. Maraming salamat sa 7 million people in the house. Hindi po kaya, mahirap lang po ako. Baka maniwala po sila. Huwag mo silang ano pansinin. Delay natin bukas guys. Maraming salamat kasi midnight na oh. Kailangan magpahinga rin tayo para ano. Ayan, putlang-putla na pati ano lips ko sa kadadaldal dito. Bukas ulit. Ayan, thank you Sis. Alam ko nakikinig ka lang dyan. Marami pang kwento ng buhay dito Sis. Good night sa inyo. Ayan, thank you Sis. Sis Loida, thank you so much. Sis Annalyn, Sis Bill, kapatid Imuing House, Sis Mabel, maraming salamat guys. Mag-play ako sa inyo mamaya. Sis Bill, mag-ilis ka ba bukas, Sis Bill? Make a live shout out, Bill, sabi ni Sis Jacobs or Sis Loida. Good night po, Sis Gigi, night-night, sabi ni Sis Mabel. Antok na rin ako. O sige na guys, matulog na tayo. Good po sa lahat. God bless everyone. Sabi ni Sis Bell, ayan. Thank you guys. Good night. Mag-ina talaga ako. Maraming salamat sa 7 million people in the house. Kapatid Imuing House, thank you so much. Alam ko nakikinig ka pa dyan. Sis Loida, Sis Annalyn, Sis Bell, lahat ng 7 million, 8 million people na nandyan, maraming salamat po. Ayan. Good night, everyone. Ayan, andyan sabi ko sa iyo. Good night, kapatid Imuing House. Thank you so much ha, sa walang sawang support. Ayan. God bless everyone. Bye-bye. Good night po.